Greetings po natin unahin si Brother Warren Becerril para sa kanyang greetings. Brother Warren Becerril, good evening. Bro, hindi ka marinig, bro. Bro, yung microphone mo baka may ano? Mali ang pagkakakabit. Hindi ka marinig, bro. Sa microphone mo to, bro. Merong hindi nakabit ng mabuti. Eh. Rafael. Tayo natin na, baka hanggang sa makapagsalita si Brother Warren. Brother Warren, ano ka lang? Baka makabit mo na yung microphone mo. Pero bago muna yan, bigyan mo natin kay Brother Winder sa kanyang greetings. Brother Winder, good evening. Good evening sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming at sa aking kaharap ngayon sa Seventh-day Adventist, si Brother Warren Becerril. Sa lahat ng mga kapatid, magandang araw, gabi sa lahat ng mga nagsubaybay, katoliko man o hindi katoliko. Okay, thank you, Brother Wendell. So, ipapaalam ko lang, gagamitin natin ngayon na rules habang wala pa si Brother Roland is yung sa DevCon. No, teka muna. Try natin tawagan si Roland Parts, ha? 0965. Ano ang number tong 0965? Ito ba smart? Teka, try natin tawagan si Roland Parts. Try natin, no? Baka makontak. Yan. Uy. Wala. Zero. Teka. Try kaya natin sa kabilang linya. Baka hindi to is smart. Okay. Try natin. No? Papaalam ko lamang ha na ang ruling natin ngayon is 15 minutes ang stand, 10 minutes ang question and answer, 15 minutes ang second stand, then 10 minutes na naman sa question and answer. Yan. So tapos sa rebuttal, anong gusto niyo ba der Wendell, ang rebuttal ano lang, 10 minutes lang? Okay. 10 minutes rebuttal, 10 minutes Q&A, 10 minutes rebuttal negative, 10 minutes Q&A. At sunod naman natin ng 5 minutes sa negative stand at 5 minutes sa affirmative stand. Okay? Ito yung mga rules, ha? Tandaan. Brother Romel Palma, need kita ngayon as timer, ha? Habang wala pa si Roland Parts, kinukunta ko pa si Roland Parts. Ang lahat ng sagot, ay kailangang sagutin ng maximum 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang mababantay sa 20 seconds time. Naku, lagot ako nito. Okay na, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, wala nang paliwanagan. 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. 5. Tandaan na ito, Brother Wendelo. Ito tayo na ano kagabi. Sa unang pagtatanong, yung una, sa first stand, ang unang pagtatanong, kailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative. So kapag hindi niya itinindig, hindi pwedeng itanong. Ha? Hindi pwedeng itanong kung Brad, hindi... Brad Jando, no? Yes, Brad Wendell. Una, dapat i-revise yan na talata. Role, no? Dapat na yung tanong na may kaugnayan sa paksa, dapat sagutin. Sige. So, yung tanong na may kaugnayan sa paksa, halimbawa, kagabi,
sasabihin ang moderator na hindi pa pwede ngayon. Mamaya na lang yan itanong. Ano pa magkakaiba mamaya at sa ngayon? Ayun, sige, sige, sige. Dahil ito lang, paglilinaw. Kagabi, may kaugnayan sa paksa ang tanong. Dahil iginiit na si Kristo'y hindi talaga na ipako sa cross. Kaya tinanong batay sa kanilang hadit, kung hindi si Kristo, sino itong tinutukoy sa kanilang hadit? May kaugnayan sa paksa. Pero ang ruling sa moderator, huwag mo na yan itanong ngayon, mamaya na lang. O, bakit mamaya? Ano bang pagkakaiba kung itanong ko ngayon at mamaya? Dahil may kaugnayan yun. Yun po. Kaya dapat ma-revise yan. Brother Warren, ano masasabi mo doon? Brother Warren? Wala pa rin marinig, bro. Hindi yata gumagana yung ano mo. Kung meron ka sanang mixer, ikabit mo yung microphone mo sa mixer, tapos yung mixer na ikabit mo sa yung laptop para ano, as mic in. Pero kailangan mo naman ng headset, no? Kailangan ng headset. Ako, ginagamit ko as headset yung ano eh, Bluetooth. Yung Bluetooth ng V8 ang ginagamit ko as headset. Bro, ilang oras? Yan, oh, sige. Marinig na, bro? Oh, narinig ka. Malakas yung echo mo. Brother, yan. Okay na. Oh, okay na. Malakas yung echo. Sige daw. Yan, okay na, bro. Okay na. Brother Romel Palma, ang maximum sa kapagsagot ay dapat 20 seconds. Ikaw yung atangan, iatang ko yan sa iyo kasi... Yung pahayag. Yung pahayag is 15. Okay, 15 seconds. 15 minutes, tama. Oh, 15 minutes. Tapos yung tanungan is 10 minutes. And then negative stand, 15 minutes. Then tanungan, 10 minutes. Then yung kanilang bawat sagot, dapat 20 seconds. Alerto ka dyan, brother Romel, ha? Sige po, bali ganito. 15 minutes, pahayag. Mm-mm. Both side, no? Tapos, yes. Yung cross-examination is 10 minutes? 10 minutes. Cross-examine. Tapos, every sagot, kailangan sagutin sa loob ng 20 segundo. 20 segundo. Para talagang punto por punto. Okay. Ito ay, itong ginamit na rule ay rule ng DevCon. Mm-hmm. At ngayon, may request si Brother Wendell na i-revive daw itong rule number 5. Ang tanong, kailangan nasa paksa. Ginamit o hindi ginamit, as long as nasa paksa, pwedeng itanong. Ayun ang request si Brother Wendell. Payag ka ba doon, Brother Warren? Okay na, bro. Okay. No, number 6. Okay, number 6. Ang debater na makatatanggap ng tatlong warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7. Out of the topic are not accepted. No side comment sa number 8. No side comment. Sa number 9, no unpro attitude. No, yung si Ali kagabi, very unpro yon. Number 10, no objection during conclusion. No? 11, respect the admin. Kung merong objection, dapat address sa moderator at habang wala pa si Roland Parts, kukontakin ko pa. At saka ako muna matitindig as moderator habang kinokontak ko pa, no? And then number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Tala kayang ito pala. Okay, no? So ito is ano pala to eh, sa rule 2 ng DevCon kaya, 'di ba, nakalagay. Pero ganun pa man, okay, bigay naman natin ang pagkakataon para sa ating ito 10 minutes. Ang unang magsasalita, si Brother Warren Bisirel. At kapag siya nag-start na magsalita, mag-start na rin ng time. Brother Warren?
Okay, maraming salamat, Brad Jando. At magandang gabi sa lahat ng nakinig at nanood sa ating online sharing o debate. Sa lahat ng bumuo ng punto por punto, maraming salamat sa pag-anyaya na tayo ay makapagpahayag sa ating paniniwala bilang isang evangelist sa Seventh-day Adventist Church na nagdala sa logo sa tulo ka manarunda. At sa atin din nga katunggali ngayon, ating kaibigan si Brad Wynn-Galipong. Akala ko si Brad Brad Bustamante Kinit. So ngayon, ito po ay isang invitation. At hindi po ako ang naghanggat sa kanila na makipag-sharing. Pero dahil tayo ay inanyaya o in-invite tayo na ating patunayan ayon sa paksa, at yung ating paksa ay patunayan ko po na ang Pope. Pwede ba ipakita, Bro Jando, yung ating paksa dahil hindi ko pa nakita yung buo yung ating paksa ngayon? Maaari ba? Yes, yes. Pakita ko yung ating paksa ngayon is ang topic ngayong gabi ay ang Pope ba ang tinutukoy na 666 sa aklat ng Revelation. Ang magpapatunay nito ay si Brother Warren Becerril. At ang tututol dito ay si Brad Wendell. Go ahead, Brother Warren. Okay, maraming salamat, Brad Jando. So, ang paksa na aking patunayan ang pupa ang tinutukoy na 666 sa aklat ng Revelation. Ito po ay isang nakasulat sa Biblia, yung tatlong signs. Maraming mga ngaral na may kanya-kanyang mga opinion at interpretasyon kung sino ang tinutukoy sa ayon sa Revelation 13, verse 18. Dahil ang paksa ay tungkol lang sa Papa o sa Pope ng Roman Catholic Church, hindi ko nabanggitin yung iba pang tao na sabi nila umano ang katuparan sa hula na Revelation 13:18. Dahil ang paksa na nakalagay ay yung Pope lang. Ngayon, ating basahin mga kapatid itong Biblia dahil ang Biblia ang salita ng Diyos at ayon sa John 17:17, ito ay ang katotohanan. Ano ba ang nakasulat sa Revelation o pahayag 13 verse 18? Ang gamitin ko po na Biblia ay magandang balita Biblia. Ito ay Catholic version po ito. Sabi dito, noong December 16, 1973, nilunsad ang Philippine Bible Society ang mabuting balita para sa ating panahon. At sabi dito, sila'y nagtrabaho ayon sa kasunduan ng United Bible Societies at ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ito ay Catholic version po. Ayon dito sa pahayag 13 verse 18, kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Teka, post ko muna yun. Yes po? Nag-post ako saglit bro, bila ka tumigil. Sige, go, tuloy ko yung time. Meron ka na lang natitirang ano bro ha?
10 minutes ang time mo. Okay, maraming okay, salamat, Brother Doc. So, ang tinutukoy ayon sa aklat o ayon sa Biblia, Catholic version, Payag 13:18, ito'y pangalan ng isang lalaki, ang bilang ay size. So, ibig sabihin, kung banggitin man ang ating kaibigan na si Superintendent Talipong na si Lin Chuy, ay hindi niya magamit dahil ang sabi dito, pangalan ng isang lalaki. Ngayon, ito bang pangalan dahil sabi nila, yung pupumano ay hindi pangalan. Sabi nila, title o titulo. Dahil ang tema, Biblia o referensya ang batayan. Gagamit tayo ng isang referensya, isang dictionary. Webster School and Office Dictionary na dito sa aking gamay. Ayon sa pahina 584, ano ba ang title? Sabi dito mga kapatid sa pahina 584 o 584. Sabi dito mga kapatid sa naturang dictionary, isa sa definition ng title ating basahin 584. Dito mga kapatid, title, noun, a name. So, yung title pala ay maaari ding sabihin na pangalan, a name. Appellation or appellation of dignity inherited by or bestowed upon an individual. So, itong titulo sa ating sa diksyonaryo, maaari din itong tawaging pangalan. Now, ayon sa binasa ko ng Biblia sa Catholic version, pangalan ng isang lalaki. So, yung Pope, sabi nila, titulo umano. Pero sabi sa diksyonaryo, yung titulo or title, maaari din sabihin na name o pangalan. Pangalan ng isang lalaki. So, saang referensya na maaaring ang Pope na ang tinutukoy sa hula na size. Kung ating basahin mga kapatid sa Aklat Katolika na tinatawag nating Doctrina Christiana, mayroong sinasabi doon. Nadyando, amari bang ipos muna dahil aking kunin yung aklat na Doctrina Christiana dahil nandun sa bago? Sige bro, nakapos ang time. Yan, no? Meron pa siyang natitira na 7 minutes and 28 seconds para sa kanyang pahayag, no? Para salita ka ba din, Warren? Continue ko yung time. Okay, maraming salamat, Rajando. Dito sa Doctrina Christiana, na dito sa aking kamay sa pahina 33. Sabi dito, mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng Iglesia Katolika dito? Unsay Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo Binisyuta. Si Santo pala ang paniniwala ng bawat Iglesia Katolika sa kanilang Pope or Papa ay ilis ni Jesucristo Binisyuta. Tanong, ito bang Jesucristo ayon sa nakasulat sa Doctrina Christiana, ito ba yung anak sa Diyos o anak ng Diyos? Dahil ayon sa John 3:16, yung Kristo na tinutukoy ay anak sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang Pope, ang kaniyang official na deklarasyon na siya umano, ang bawat Iglesia Katolika ay naniniwala na ang Pope umano ay puli ni Jesucristo. Ibig sabihin, yung Jesucristo doon, yun ang anak sa Diyos o anak samahan ng Diyos. Ibig sabihin, uli sa anak sa Diyos.
Pero ang kanilang argumento, hindi pole sa anak sa Diyos daw umano. Dahil vicarius Christi umano. Para hindi magiging katuparan, yan ang kanilang argumento eh. Pero yung Hesukristo, alam natin na anak sa Diyos yon. Now, kung ang Papa sa Iglesia Katolika ay kanilang pinaniwalaan na puli ni Hesukristo, ibig sabihin puli sa anak sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba yung puli sa anak sa Diyos? Or vicar of the Son of God. Ayon dito sa referensya, dahil ang paksa Biblia o referensya. Ayon sa referensya, historical, philosophical, and legal foundation. Dito sa King Kamay, ang aklat na ito. Hindi ito aklat sa Adventista. Referensya ito. Dito sa pahina 22 o 22. Ano ba yung sabi dito, dahil ang aking oras malapit na. Pahina 22, heading this church, yung Katolika. Later was the Pope, yung Pangulo umano ng Simbahang Katolika, yung Pope. From Latin, Papa, meaning Father. At sabi dito, the Vicarius Filii, or the representative of Christ here on earth. He was named the universal head of the Roman Catholic Church. So ayon sa referensya, yung Papa sa Latin, ang meaning Father, at sabi dito, Vicarius Filii, ayon sa referensya. Now kung ating pintahin ito, mga kapatid, yung Vicarius Filii sa Roman numerals, at alam din niya sa ating katunggali na si Berwindel Talibong, na yan ay ang total sa Vicarius Filii sa Roman numerals, yan ang yun po ay 666, at yan ang aking paksa ngayon na patunayan ko na yung Pope ay ang katuparan sa Revelation na tatlong size. Nabasa ko sa referensya na Vicarius Filii, at sa kanilang aklat, sabi nila, puli ni Hesukristo, at sa Biblia, pangalan isang lalaki, yung pangalan, sabi sa diksyonaryo, ang title magiging isang pangalan din, isa sa mga definition, yung title as a name. So kung yung titulo, yung Pope is title pala, sabi nila, pero maaari ding tawaging pangalan, so hindi babae, kundi laki, bakit nagiging 666 yung Pope? Dahil nga sa kaniyang pahayag na pag-aangkin na siya umano ang anak sa Diyos, o siya umano ang Kristo din sa yuta. Kaya sa aklat o sa sulat ni Apostol Pablo sa Tesalonika, ay tinatawag yang man of sin. Sino kapag aangkinin mo yung Kristo na nasa langit, anak sa Diyos, aangkinin mo, or ikaw yung vicar or kahalili, sabi ni Pablo, pag aangkin yun bilang isang Diyos. So yung Hesukristo ng Iglesia Katolika ay nasa Roma. Doctrina Christiana, pahina 33. At kanilang pinaniwalaan yan. Kaya nagiging katuparan yan sa Revelation 13 verse 18, pangalan isang lalaki, ay ang bilang ay size. Kaya sabi ni Pablo sa kaniyang sulat, ito ay isang warning po sa Tesalonika. Malapit na ating oras, mga kapatid. Hindi po ito pagtuligsa sa Simbahang Katolika. Kundi ang ating ginawa ngayon, ating inuusisa, ating pinag-aralan kung sino at ano at paano natin maiwasan yung mga plagues, yung mga hampak ng Diyos, mga kapatid. Okay, ating basahin, mga kapatid, malapit ang oras. Sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 3.
Sa anong paraan huwag kayong padadaya kayinuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos. At ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinamba ng tao at ipinalagay na banal. Itataas niya ang kaniyang sarili, papasok siya sa templo sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Yung deklarasyon ng Pope na siya ang kahalili ng siya ang Vicar Christi or Vicar of the Son of God, sabi sa referensya, Vicaris Filii, yan po ang katuparan sa Revelation 13:18, pangalan ng isang lalaki, ang kanyang bilang 36. Maraming salamat po. Okay, ayun, no? So natapos na yung oras at Buddy Romel, ready ka sa ano, Buddy Romel, ha? Sa 20 seconds. Okay, set naman natin to sa 10, no? Sa 10 naman. Para sa 10 minutes na pagtatanong. Okay. So, bigyan na natin para kay Brother Wendell sa 10 minutes na pagtatanong. Brother Wendell, ready ka na? Okay. Ready na. Abrajando. Okay, go ahead. Unang tanong, ginamit mo ang Revelation chapter 13 verse 18 na sabi mo ang papangkatuparan nito. Sa Revelation chapter 13 verse 17, walang sino mang makabili kung walang tatak sa halimaw. Tanong, kailan naganap na ang mga Katoliko hindi makabili at hindi makatinda kung walang tatak ng Papa? Maraming salamat, Brother Wendell, sa tanong. Moderator, mayroon po akong objection, Moderator. Yes, anong objection? Ang paksa ko po hindi tungkol sa bili, hindi tungkol sa pagpalit. Yung aking paksa tungkol sa 666, yung Pope, at wala nakalagay dyan na pagbili at pagpalit. Okay, may counter objection si Brother Wendell? Ang tanong ay very related sa topic dahil ang ginamit niya Revelation chapter 13 verse 18 ang Papa umano ang katuparan. Ang naunang chapter nito, verse Revelation chapter 13 verse 17, walang sino mang makabili, makatinda kung walang tatak sa halimaw na ito. Okay, Brother Warren, yung kasing sinasabi mo na 666, eh meron siyang tatak na kapag hindi ka makabili, ay nakapag wala ka ng tatak niya, hindi ka makabili. So, dahil ang patunay mo, ang Pope yung ano, yung tutukoy na 666, dapat meron din siyang tatak. Na kapag hindi ka nakabili, nakapag wala kang tatak, hindi ka makabili, hindi ka makapagbenta. So, yung tanong niya, Brother Warren, related po sa yung pinapatunayan na ang Pope ay ang may-ari ng tatak. Kaya, maaari mo sagutin yung tanong. Okay, maraming salamat, Brajando. Dahil nag-object ako, dahil sa paksa kasi, ano bang paksa? Yung Pope, yung Pula, yung katuparan sa 666. At yung binasa ko, Revelation 13:18, yun ang binasa ko. At sa ating paksa, wala nakalagay na tatak, wala nakalagay na pagbili, pagpalit. Sana po ay maunawaan po ito ng ating kaibigan. Next question, Brother Wendell. Sa ikalawang pagkakataon, ito ang aking tanong. Ginamit mo ang Revelation chapter 13 verse 18 na merong tatak sa halimaw na sabi mo ang Papa. Natupad ba ito yung nakasulat sa Revelation chapter 13 verse 17? Hindi. Ito ang aking sagot. Yung Revelation 13:18, natupad talaga yan sa Pope dahil sa kaniyang deklarasyon ayon sa aklat ng Katoliko, pahina 33, na inyong pinaniwalaan na ang Pope ay yung puli ni Kristo. At ayon sa referensya, ay tatawag yung Vicarius Filii. Okay. So kung ating
kung ating sunod na tanong. Dahil natupad sagot sa preliminary question mo, natupad ang Revelation 13:17, Revelation chapter 13 verse 18. Ulitin ko ang tanong. Kailan naganap na hindi makapagbinta ang mga kaanib sa simbahang Katoliko, hindi makapagbili ayon sa Revelation chapter 13:17 kung walang tatak sa halimaw na binanggit mo sa Revelation chapter 13 verse 18? Okay, ito ang aking sagot, Brad Wendell. Ang sinabi ko, natupad talaga yung Revelation 13:18 sa panahon na iamin at tiniwalaan ninyo na ang Pope ay yung huli ni Kristo ayon sa referensya din by Carius Pelide. Pag ating i-compute ito ay lilitaw size. Yan ang katuparan. Wala sa pagsayo. Next. Sinabi mo isang lalaki. Ngayon, mula nagsimula ang Papa, ilan ng mga lalaki na Papa ngayon ang nagiging Papa? Okay. Okay, maraming salamat. Yung aking ginamit, Bibliyang Katoliko, 13 verse 18. Ito'y pangalan ng isang lalaki. So, sabi mo, tungkol sa mga Pope na nalalaki, yung pangalan eh. Ulitin ko ang tanong. Sabi mo, isa lang nalalaki. Teka. Brad Wendell, wait lang. Brad Wendell, posto mo na yung time. Brother Warren, yung napagkasunduan kasi natin na pagsagot, 20 seconds lang. Kaya kung maaari nga, dapat punto por punto ang sagot. Kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Kasi kung mahaba, maubusan ka ng time. Okay, yun. Okay. May objection ka, Brother Warren? Anong objection mo? Ang objection ko, sabi niya, Brad. Wait lang, Brad Wendell. May object. Naunang nag-object si Brother Warren. Brother Warren? Yes, ang aking objection, moderator. Ang sabi niya, ako umano ang nagsabi ng isang lalaki. Ang binasa ko, Bibliyang Katoliko, pangalan ng isang lalaki. Kung meron siyang question dito, dapat ang kanyang question nun, itong Bibliyang Katoliko. Yan aking aking objection dito. Yung counter mo ba, Wendell? Counter objection ko, Brajando. Sinabi niya dahil binasa niya. Kaya sinabi niya, binasa niya, isang lalaki. Ang tanong ko, ilan na bang mga lalaki mula noon na naging papa ngayon? Oh, 'yun, related 'yun sa ano, bro, sa topic mo, bro, kaya please pakisagot. Okay, ito aking sagot. Sa paksa natin, hindi ko nabibilangin yung ilan yung lalaki ng Pope. Ang paksa tungkol sa sino yung katuparan sa Revelation 13:18 sa 666, hindi ating paksa ngayon na nabibilangin ko pa yung bawat isang lalaki sa Pope ng Roman Catholic Church. Hindi yan sa ating paksa eh. Yes. Teka muna. Director's time. Okay. Ano yung objection mo, Brad Wendell? Wala akong utos na bibilangin. Ang aking tanong, mula pa noon hanggang ngayon, ilan na bang mga lalaki naging papa? So, pakisagot yan dahil sa binasa niya at binanggit niya, isang lalaki. Oh yes, Brother Warren, binanggit mo kanina na hindi pwede ipahid sa babae kay Ellen G. White kasi yun ay isang lalaki. So tinatanong niya ngayon sa iyo kung ilan na bang lalaki na naging papa ang Iglesia Katolika. Kaya nga ang aking sagot, Moderator, hindi yun aking burden na bibilangin pa. Sabi niya, ilan umano. Ibig sabihin, bilangin ko pa yung Pope na naging lalaki na Katolika. Eh hindi yan aking paksa ngayon eh. Na bibilangin ko pa. Sana po na naintindihan ng ating kaibigan. Okay, next question, Brad Wendell. Okay, sunod na question. Sabi mo, lalaki lang. Sangayon ka ba sa pahayag sa pastor ng Seventh-day Adventist na si Cesar Dizon na itong nakasulat sa Revelation chapter 13 verse 19 ay ito ang pahayag niya? Walang marinig ba? Teka, pause muna tayo. Walang marinig ba, Dwindel? Oh, sige. Sandali muna, ha?
Pause muna, Brad Jando. Okay, pause muna ito, time natin. Ito, i-share ko muna. Share ko muna, okay. Audio. Oh, naka-share audio na ko, Brad Jando. Well, sige, go ahead. Naka-share audio. Sige, balik ko. Ang iba kasing Adventist na kailang kapiran, mali. Kasi sabi ng Revelation 13, this is the mark of a man. Ay, woman naman siya. Ang man na tinutukoy po doon, mga kapatid, sa Tagalog translation niyan, tao. General po yun, ano? Tao. Oh, so, sangayon ka ba na ang ginagamit diyan, general, tao? Okay, ito aking sagot. Hindi ako sangayon dahil ang paniwalaan ko, Biblia, hindi si Deson. At sabi dito, pangalan ng isang lalaki. Yan ang nakasulat sa Biblia Katolika. So, sangayon ka ngayon nga kahit yung pastor ng Seventh-day Adventist na si Cesar Dizon ay nagkamali? Ang sagot ito, nagkamali na siya o hindi, ang aking sinangayunan itong Bibliang Katolika na pangalan ng isang lalaki. Yan ang nakalagay, yan ang aking sagot. Okay. Alam mo ba na ang original language na ginagamit sa Bible ay Greek? Alam ko po dahil yan po ang sa mga pag-aral, yan po ang original sa New Testament, Greek. Dahil nakasulat sa Greek ang Revelation chapter 13 verse 18, saan natin mabasa na nakasulat din na dapat ang total nito equivalent ay Latin? Ito ang aking sagot. Hindi ko po ginamit sa aking unang tinindig yung Greek. Ang aking ginamit, Bible Katolik na Tagalog. Yes, but Wendell, anong objection? Preliminary question, sinagot na niya na ang New Testament was written in Greek. Kaya nagtanong yes. Ako, kung it was written in Greek, saan mabasa na ang total nito ay sa Latin? Wait lang muna ha. Andyan na si Brother Roland Parts, pumasok na. Ay, say by the bell ako. Okay, pumasok na si Brother Roland. Pakiano mo, te? Edna? Co-host? Edna? Ate Edna? Wala si Ate Edna. I'm here. Ate Edna, pakiko-host mo si ano si Brother Roland. Diyan na, pumasok okay, na. Okay. Brother Roland! Brother Roland! Teka. Brother Roland, magsalita ka lang, Brother Roland. Mag-ready ka na, ha? sige, tuloy tayo kasi... Sige lang, Brother Jando. Sandali. Nagsiset pa eh. Hindi pa siya co-host eh. Badulan? Bro, Jando. Natin ang tanungan, Bro. Oh, okay. Badulan, buti dumating ka. Say by the bell ako. Ikaw mag-moderate. Okay lang ba? Na hindi kita makontak eh. Unattended. Brother Roland? Meron na lang silang stream... Hello? Bro, Jando. Yes, oh. Bro, Jando. Pero na lang 3 minutes, bro. Ikaw pa to. Oo, kasi ano. Ikaw na lang continue, bro, Roland. Okay, sige, bro. Yung ano nila, bro, 15 yung stand, 10 sa Q&A, 15 naman sa ano, is negative stand, ayun. 10 sa Q&A, then 10 minutes ang rebuttal, 10 minutes ang tanungan, 10 minutes rebuttal naman, then 10 minutes tanungan, then 5 minutes sa conclusion, both. Conclusion. Sige, go ahead, Barul. Ikaw na lang, ako na lang timer dito. Tapos sa pagsagot si, ano, si, brother, ano yung sayo, Barul? Kasi ang ginamit namin dito na sagot, dapat hindi lalagpas sa 20 seconds. Sayo, ano sayo? Ano yan, Lebcon style. Oh, kasi wala kaming listahan ng rulings mo. okay lang, wala problema. Okay lang yung sa Devcon.
Okay. Familiar tayo dyan. Oh, tapos yung merong revision sa rules na kahit hindi ginamit, pumayag naman ng both sides, kahit hindi ginamit basta related sa topic, pwede itanong. Categorical question should be answered categorically, tama? Yes. Categorical muna bago sagot. Okay, sige. Lahat ng version ng Biblia tatanggapin. With references ba to, bro? Yes, with references, bro. Okay. Sige. Anong pangalan ng ng first speaker? Si Warren Becerril. Okay, sige. SDA, okay. No? Oh, SDA. Bro, SDA? Yes, okay, SDA. Warren Becerril. Becerril, okay. Ang tema nila, papatunayan na ang Santo Papa ay 666. Ang siyang tinutukoy na 666. Okay, patutunayan na ang Santo Papa ay siyang tinutukoy. Oh, tinutukoy na 666. Tinutukoy na 666. Uh-oh. Bible and references. Okay. Sige, bro. Sige. Timer lang ako dito. Sige. So, kapatid na Warren, ready to continue, bro? Yes, moderator. Okay, sige. Go ahead, kapatid na Warren. Okay, so sa sunod na tanong, no? Alam ko mayroon ka nitong aklat na Alpha and Omega, Volume 7. Mayroon ka dyan. No? Sa page 28. Ipakita ko sa screen. Sang-ayon ka ba na ang beast ay nagsagawa ng persecution sa mga Kristiyano at sila'y nagtatago doon sa katapkom? The Christians took refuge in the catacomb sa page 28. Okay. Moderator, objection, moderator? Yes, objection. Go ahead. Paano? Before po ko, yes, Moderator, before ko po yan sa ayunan, Moderator, dapat basahin mo na yung ano yung nakagay na nakasulat doon sa kanyang referensya, Moderator. Okay, so Bro Wendell, ulitin na lang, bro, yung tanong mo, bro, baka hindi niya narinig, parang binasa mo naman. Basahin mo ulitin mo lang, bro, time post tayo, brother Jando, wag mo nang patakbuhin ang oras. Okay. Batay sa makita dito na ipinakita ko na ang beast, yung hayop, nagsagawa ng persecution sa early Christians. At batay dito sa nakasulat, during the times of persecution, the Christians took refuge in the catacomb. Tama ba ito o mali? Okay, ito aking nasagot, Brad Wendell. Tama man yan o hindi, pero hindi yan relevant sa aking paksa eh. Dahil ang paksa hindi tungkol sa persecution or sa early Christian. Ang paksa po ay tungkol sa Pope na size. Yun po ang ating paksa, Brad Wendell. Objection, moderator. Okay, objection. Go ahead. Nasa role natin na ang paksa relate, ang tanong related sa paksa ay sasagutin. Dalawa ng tatlong bisis na niyang iniwasan. Dahil ang paksa, ang Papa ay halimaw. Nagdala sa 666. Batay sa kanilang aklat, meron siya nito. The Alpha and Omega Volume 7. Ang halimaw nagsagawa ng persecutions sa mga Christians at sila'y nagtatago doon sa katakom. Tama ba ito o mali? Yes, counter-objection. Ang counter-objection ko, moderator, ito, sinang-ayunan ko na ang Pope ay isang halimaw ayon sa Revelation 13:18 na nagkatuparan sa 666, pero hindi po relevant yung tungkol sa early Christian na mayroong mga persecution. Eh, hindi po yan relevant sa ating paksa ngayon eh. Okay. Counter objection. Bro Wendell,
Yes, yes, counter objection. Oh, very relevant dahil ang nakasulat dito ang halimaw, the beast. Ha? Ang nagsagawa ng persecution. Kung ang papa ang nagsagawa ng persecution, isunod ko 'yun ang tanong. Okay. Brother Warren, pakisagot ang katanungan, bro, no? Merong categorical tayo. Ulitin natin yung 20 seconds mo kasi nag-consume ka na ng 18 seconds. Go ahead, bro. Go ahead. Sagutin na lang ang tanong, bro. Ito, brother. Aking sinagot na yan. Tama ma yan o hindi, Brad Wendell. Yan ang aking sagot. Tama ma yan o hindi, pero hindi talaga yan relevant sa paksa. Dahil sa ating paksa, yung katuparan sa hula na ang Pope ay 666, hindi po relevant yung tanong mo sa akin na mayroong early Christian at mayroong mga persecution at sino yung nag-persecute sa kanila, hindi po yun ang ating paksa eh. Okay, 20 seconds. Next question. Sa ginamit mo na Revelation chapter 13 verse 18, yung halimaw na yan na may 666, hindi ba yun ang magsagawa ng persecution sa tunay na Kristiyano? Ito ang aking sagot. Ang Revelation 13:18, ang binanggit lang doon, pangalan ng isang lalaki, halimaw, at ang bilang na yun, size. Kung gusto mo na ibang paksa na sino yung tungkol sa persecution, eh, ibang araw na yan ating gawin. Pero yung ating paksa ngayon eh, okay, katuparan sa hula. Next question. Hindi doon sa persecution. Next question. Nang sinabi sa aklat ninyo, volume 7, page 28, na ang halimaw ay nagsagawa ng persecution. Tanong, sino itong halimaw kung hindi ito ang papa? Okay, itong aking sagot, Brad Wendell. Hindi ko po yan burden dahil hindi po yan ginamit sa aking unang tindig. Yung paksa natin katuparan sa hula sa Revelation 13:18. Kaya akin yang sinagot na talagang irrelevant talaga sa ating okay, paksa. Okay, time. Natin. Time. Next question. Okay. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba sa aklat ninyo? Ginamit mo kanina ang Vicarius Philidae, na ang Vicarius Philidae umano ay nasa nakasulat sa tiara. Ang aklat na ito ay National Sandilo by John Macrossan. Ah, ang sagot ko po ito. Nakasulat ma yan o hindi, pero nandito sa referensya na Vicarius Philidae. Objection, moderator. Categorical question. Categorical yes, question. Sang-ayon ba siya sa kanilang, sang-ayon o hindi, sa kanilang aklat na ang Vicarius Philidae ay nakasulat sa tiara? Ito ang aking sagot, okay. Wendell. Categorical muna, bro. Meron yes. Ka pang 12 seconds na naiwan. Sige. Yes. Sang-ayon talaga ako sa aklat na Vicarius Philidae at nandito din sa aking aklat, referensya ito, hindi ito aklat Adventista, referensya na ang Papa Latin. Ibig sabihin, Vicarius Philidae. Okay, time. Next okay. Question. So dahil sang-ayon ka sa aklat ninyo na ang Vicarius Philidae nakasulat sa tiara, meron ka bang ipakita ngayon na tiara na may nakasulat Vicarius Philidae? Ito ang aking sagot. Kalagatan hindi, pero yung rin siya nagsasabi na ang Pope Papa sa Latin, ang ibig sabihin, Vicarius Philidae, sa referensya eh. Objection? Objection? Categorical question, moderator. Yes, bro, sang-ayon man siya sa kanilang aklat na ang Vicarius Philidae nakasulat sa tiara, ang tanong ko, meron ba siyang okay, so maipakita ang tiara? Meron ba bang maipakita? Tama ba ko, Brother Wendell? Yes. Yes. Ang aking sagot, moderator, ito. Maipakita man ako o wala, pero hindi yan gigiba sa aking paksa. Objection, dahil moderator. Ang paksa. Okay. Objection, go ahead. Malinaw ang tanong ko, categorical. Meron ba siyang ipakitang tiara na may nakasulat Vicarius Philidae? Ito aking sagot, moderator. Kung ngayon,
talagang wala akong hawak na yung tiara. Kaya ang sagot ko, may pakita man ako ngayon o hindi, pero hindi yung gigiba sa paksa dahil ang paksa ko, Biblia referensya. At sa referensya, sinabi dito, Papa sa Latin, ibig sabihin, vicarius filii, pag ating i-compute yan, size yan. Yan ang katuparan. Yan ang sagot ko. Time na. Ubus na yung time. Brad Roland, nakamute ka. Nakamute si Brad Roland. Okay na. Nawala ako, bro. No, nawala ako saglit. Humina yung internet ko. By the way, maraming salamat sa cross-examination natin. Sa iyong pagsagot, kapatid na Warren from East Dayet, saka sa iyong pagtatanong, kapatid na Wendell. So, pasensya na po at medyo natagalan tayo kasi akala ko walang debate ngayon. Meron pala. But anyway, salamat sa Diyos at nakahabol tayo. So, binabati ko pala ang lahat ng Catholic Faith Defender ng Samal Chapter na umaaten ng Catholic Doctrine Seminar. No? Maraming salamat sa inyong effort. Okay. So proceed tayo sa ating second stand. 15 minutes, Brother Wendell, ready na po? Ready na po, moderator. Okay, dahil ready ka na, Brother Wendell, tatakbo ang iyong oras kung ikaw ay magsimulang magsasalita. Go ahead. Okay, maraming salamat po sa ating kapatid na panaiiwas kanina sa mga katanungan nating ilan. Isa sa mga paksa natin na tinatalakay ngayon ang sino ang katuparan sa 666. Kung tingnan po natin, bakit sinabi sa naturang aklat na o translation na ginamit niya sa Revelation chapter 13 verse 18 na isang lalaki, dahil ang mga Bible scholars sa aklat na ang pamagat ay Breaking the Code by Bruce Metzger, malinaw ang nakasulat sa pahina 76-77, Some Ancient Manuscript of the Book of Revelation gave the number as 616 instead of 666. The most probable candidate is the Emperor Nero if we add the numerical values in the Hebrew spelling of the name Neron Caesar. We obtain 666. So kaya, tama ang ginamit niya na salin, mga kapatid, sa Biblia na isang lalaki. Si Nero ay nag-iisang lalaki lang. Pero ang sabi niya, yun umano ay Papa. Imagination lang yan sa Seventh-day Adventist. Bakit imagination lang yan? Panay iwas ang ating kapatid na si Warren Becerril. Sabi niya, ang ginamit niya umano ang Revelation chapter 13 verse 18. Bakit? Wala bang kaugnayan ang Revelation chapter 13 verse 17? Hindi ka makapagbili, hindi ka makapagbinta kung wala kang tatak sa halimaw. At ang conclusion niya kanina, abay, di pwedeng gamitin si Ellen Goldwhite dahil si Ellen Goldwhite ay babae, samantalang ang nakasulat lalaki. Pero nagkamali umano si Pastor Dizon. Ako, Pastor Dizon ng Seventh-day Adventist, mali ka raw nang sinabi mo ito. Oh, walang marinig. Walang narinig, Brad Wendell. Hindi pa narinig diyan? Oh, kasi pinos ko yung time dahil hindi narinig. Ah, yun pala. Oh, so ulitin ko ang pag-share, ha? Ulitin ko ang pag-share para marinig sa lahat.
Oh, ito ang argumento ni Dison. Ang iba kasing Adventist, ang kanilang katwiran, mali. Kasi sabi ng Revelation 13, this is the mark of a man. Ay, woman naman siya. Ang man na tinutukoy po doon, mga kapatid, sa Tagalog translation niya, tao. General po yun, ano? Tao. Oh, so, general o mano ang ginagamit? Tao. General po yun. Kaya kung general, yung man, tao, ang tanong, si Ellen Goldwaite po ba? Tao. Dahil ang karunungan dapat gamitin. Sila ang unang nag-imbento, mga kapatid, na gagamitin ang Latin. Kaya nga nagtanong ako, kung nakasulat ito sa Grego, ang New Testament, ginagamit ninyo ang Latin, saan po ba yun mabasa? At tingnan natin, yung referensya niya, na talagang diferensya-diferensya, dahil sabi niya, I vicarius fili di, nakasulat dito sa tiara. Una, dapat meron kang aklat ng simbahang katoliko na sinasabi talagang vicarius fili di ang official na title. Hindi iyan lang mamumulot ka sa hindi naman titulo ng papa. Pagkatapos, ikaw mismo ang magsasalin na hindi mo alam ang ibig sabihin. Tinanong ko kanina, kung ang papa ang katuparan sa halimaw na tinalakay sa yung sinabing Revelation chapter 13 verse 18. At ito'y natupad talaga. Kung sundin natin pagbasa sa Revelation chapter 13 verse 17, walang sino mang makapagbili, makapagtinda kung hindi ka may tatak sa halimaw. Alam niyo ba, mga kapatid? Kaya nga tinanong ko, kailan nangyari na pag ikay katoliko hindi ka makabili, hindi ka makapagbinta kung wala kang tatak? Bakit? Dahil sila si Ellen Goldwaite at ang mga kasama nito, hindi sila makapagbinta, hindi sila makapagbili pag tatak sila ng Seventh-day Adventist. Ito. 5 minuto na lang, mag-alasize na. May tindahang malaki. Alas 5:56, 58, 59, nag-countdown pa. 10, 9, 5, 4, 3, 2, isarado! Kasi ilahila lang. Pasensya na po kayo, pasensya na po kayo. Wala na pong pwedeng ibinta pa kasi Sabado po, 7:26. Nang, nang, mahuwa ka naman. Wala na pong ibinta dahil Sabado, no? Seventh-day Adventist sila. At dahil sa pahayag ni sabi kanina, sabi niya, oh, name of a man, isang lalaki. Sa Tagalog, binuke nga siya ni Dison na isang pastor, theologian nila si Dison sa Seventh-day Adventist. Anong sabi ni Dison pag ginamit ang isang lalaki? Ang iba kasing Adventist, na kanilang katwiran, mali. Kasi sabi ng Revelation 13, this is the mark of a man, ay woman naman siya. Ang man na tinutukoy po doon, mga kapatid, sa Tagalog translation niya, tao. General po yun, ano? Tao. So general pala, tao. Kaya kung general, kung sundan natin ang kanilang translation na Latin, dahil vicarius vilidi, sabi niya, pangalan umano ito, dahil gumagamit siya ng, ito ang nakasulat sa isang diksyonaryo, nabatay sa diksyonaryo, nakasulat dito na title, noun, name, affiliation, o pangalan sa affiliation talaga. Pero hindi proper name ng tao. At iniugnay pa niya na vicarius filidi. Pangalan ba yon ng tao ang vicarius filidi? Iniugnay pa niya na pangalan ng papa. Iniugnay pa niya na ang vicarius filidi official dahil lang sa dala niyang diferensya. Ang layo talaga. At bakit? Kung sundan natin ang ilang paggamit, ang paggamit nila, mga kapatid, sa bakit inuunahan niya, hindi pwede si Ellen Goldwaite, dahil si Ellen Goldwaite, pangalan niya, lalagbas talaga. Ito, pakinggan natin si Dison. Ellen!
E0, L50, L50, E0, N0. 100. Gold, G0, O0, UV. U at saka V, pareho po yan sila. Tama po yan. L50, D500. Kaya yan mga kapatid. 555. Y, W, naging 10 na. Pero ang totoong W, walang equivalent number yan. Tulad ng O, G, E, N, yan, T, E, yan po mga kapatid ay walang equivalent. Number na ganun. Then ginawa nila kasi dalawang V daw, so pinagtabi nila W. Kasi nga daw sabi nila may karunungan. Hindi po yan karunungan, pandaya ho yan. Wala yan sa tamang Roman numericals na, wala yan sa tamang kahulugan. I1, C0, E0, so 11. So kung kanilang itotal, 100 plus 555 plus 11, 666. Oh, ang yun. Ginawa, iparinig talaga natin mga kapatid dahil sabi niya, daya yan, no? Dahil W, wala yang equivalent. Siguro magtatanong ang ating kapatid kung saan natin makuha na ang W ay dalawang U equivalent ng V, dalawang V, so therefore 10. Mamaya, no? Isa yan sa isa sa mga common na taktika ng ating mga kapatid. So kung sundan natin ang kanilang argumento, edi ang kanilang founder ay lilitaw. Hinanapan natin ng tiara. Bakit? Inaamin ng Seventh-day Adventist sa kanilang magazine mismo at inalakay ni Dixon na yung nakasulat na tiara na may vicarious pilide, dinagdagan lang ng artist ng Seventh-day Adventist. Ito po. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung kuruna ng Pope. At sa kuruna ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pauwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa kuruna ng Pope, tiara ang tawag. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng vicarious fillede para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na vicarious fillede. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture ng sa tiara ng Pope na merong vicarious fillede? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang vicarious fillede. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng general conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago. Okay. Malinaw mga kapatid na anong ginagawa ng mga Seventh-day Adventist. Dinagdagan. Ito kasi ang original. Kaya nga hiningian natin si kapatid Dawarin. Meron ka bang ipakita? O tingnan niyo. Eto, meron ba nakasulat yung vicarious fillede sa official na tiara, mga kapatid? Imagination lang kasi dinagdagan nga eh. O, tingnan niyo. Meron bang vicarious fillede na nakasulat sa tiara? Wala, vicarious Christi ang nakasulat o vicar of Christ. Naasabi niya, yung vicar of Christ, inaamin umano ng Papa na siya ay Diyos. Mali na naman. Ang vicarious Christi, Juan 21:15, tayong Katoliko ang dapat magturo at hindi sila ang dapat mag-interpret, mga kapatid. No? Bakit? Ang vicarious fillede ay, o vicarious Christi ay vicar of Christ.
Yun po ang katuparan sa San Juan 21:15, feed my sheep. At ang tiara, ito po ang ibig sabihin, Supreme Pontiff, Universal Ecclesiastical, at ang temporal power. Yun po ang kahulugan. Dahil para sa kanila, mayroon silang ibang kahulugan, mga kapatid. Hindi, iniwasan ito ni kapatid na Warren dahil siguradong mapipiit siya. Yun lang siya ang ginagamit niya, Revelation chapter 13 verse 18, pero napakalayo talaga dahil lahat ng mga biblical scholars nagkaisa. Ang tinutukoy diyan ay si Cesar Nero. At ginamit ko ito dahil ang early Christians na pinipersecute ni Cesar Nero, walang iba ang Catholic. Kaya makita natin sa kanilang picture, mga kapatid, na naunang ipinakita, si Saint Cecilia ito, na isa sa mga na-persecute, pinatay sa halimaw. At siguradong hindi ang Seventh-day Adventist pala ang kasapi sa tinatawag na early Christians, dahil sila itatag lamang ni Ellen Goldwet. Kaya yung sinasabi niya na ang Papa, imagination lang yun. May ginagamit siyang referensya, pero nagresulta ng diferensya. Kahit pag ginagamit niya ang isang pampleto ng simbahang Katoliko, wala namang mabasa, doktrina Kristiyana, na ang Papa ang katuparan sa halimaw. Kaya maling interpretasyon sa ating kapatid para siraan ang doktrina ng simbahang Katoliko. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kapatid na Wendell Talibong ng Catholic Faith Defender Team Maria punto por punto. So batiin muna natin tong mga mainit sa ating comment box, no? Hindi lang natin babasahin yung mga mensahe nila. Shout out kang Sister Madeline Hinampas in Terena, Warlito Tumol, TC Pedro Cadano, Caroline Tumol, Sandra Parides, George Cabrera, sino pa to? Roderick Yaba. So relax lang yung mga comment natin, ha. Medyo mainit kayo masyado. Okay? So mamaya bisitahin natin ang mga kapatid natin dyan sa YouTube, no? Channel. Dyan sa punto por punto. Okay? So kapatid na Warren, handa ka na upang magtanong? Moderator, handa na po, moderator. Okay, dahil handa ka na, meron kang 10 minuto for your cross-examination, affirmative to negative, go ahead, no? Kung kapag ikaw ay handa na. Okay, salamat, moderator. At ang unang tanong ko, kapatid na Wendell, sa paksa natin, nakalagay na ang Pope ay ang katuparan sa hula sa Revelation 13:18 na 666. Ang tanong ito, sangayon ka ba sa Bibliyang Katoliko na ginamit ko na magandang balita Biblia na pangalan ng isang lalaki? Sangayon ka ba o hindi? Ito ang sagot. Sangayon ako sa naturang translisyon na isang lalaki, at sangayon din ako sa pahayag ni Pastor S.D.E. Dizon na iyong isang lalaki ay general term. Next question. Okay, follow up na tanong. Dahil sangayon ka na pangalan ng isang lalaki, sangayon ka din na hindi babae. Sagot. Ito ang aking sagot. Sangayon ko na pangalan ng isang lalaki na tumutukoy ni Cesar Nero, at sangayon ako sa pahayag ni Pastor Dizon na ito'y pwedeng gamitin para sa isang babae. General term ang gamit umano. So therefore, pwede, okay, si Ellen Goldwater. Seconds, time up. Next question. Next question. Sino ngayon ang inyong paniwalaan? Si Dizon na para sa'yo, pwede babae, or ang Bibliang Katoliko na pangalan ng isang lalaki? Sino ang paniwalaan mo? Sagot. Ito ang sagot. Paniniwalaan
bilang referensya ang Bibliyang binasa mo, paniniwalaan bilang referensya ang ginamit kong pahayag ni Deson. Siya ay pastor ng Seventh-day Adventist. At sabi niya, general, pwede babae. Next okay. question. Okay, follow up. Dahil sabi mo, sangayon ka na lalaki ang nakalagay sa Revelation 13:18. Tanong, yung bang Pope, dahil ang paksa na nakalagay ang Pope or Papa, sangayon ka ba na ang Pope ayon sa referensya dahil ang paksa Biblia referensya, ayon ka, sangayon ka ba na dito sa pahina 22, yung Papa sa Latin, ibig sabihin Vicarius Felidi, ayon sa referensya, sangayon ka o hindi? Hindi ako sangayon dahil hindi yan official na titulo ng Santo Papa. Ang official na title sa Santo Papa, Vicarius Christi. Kaya nangunguha ka na hindi official. Okay, next follow-up. Question. Ang paksa, sumala sa Biblia o referensya. Yan ang ating basihan na ngayon, Biblia o referensya. Ang tanong, ginamit ko ang referensya dahil yan ang ating basihan na ngayon. Ikaw din. Nagmamit ka din ng referensya. Sangayon ka ba sa referensya? Hindi ito aklat Adventista. Referensya na ang nakalagay dito, heading this church leader was the Pope from the Latin Papa meaning Father, the Vicarius Felidi. Sangayon ka ba dito o hindi? Sagot. Ito ang sagot. Hindi ako sangayon sa ginamit mong referensya dahil diferensya sa opisyal na turo ng simbahang Katoliko. Kung yun ay hindi diferensya, sinasang-ayunan ko yun. Walang titulong Vicarius Felidi. Mali. Okay, next question. Ano ba ang ating basihanan? Referensya o diferensya? Di ba ang ginamit ko referensya dahil ang ating paksa, Biblia o referensya? Sabi mo, diferensya. Ano ba ang nakalagay sa ating paksa? Biblia, diferensya o Biblia, referensya? Sagot. Ito ang sagot. Biblia at referensya ang ating gagamitin provided na ang referensya ay hindi diferensya. Ngunit ang ginagamit mo ay diferensya. Hindi titulo ng Papa, pinipilit lang ninyo para makasakay. Sabi mo, Brad Wendell, pinipilit namin. Sangayon ka ba na ang itong referensya ito hindi sa amin? Sangayon ka o hindi? Sagot. Ito ang sagot. Sangayon ako sa pahayag mo na hindi sa inyo ang naturang referensya, ngunit diferensya dahil hindi opisyal. Dapat ang ginagamit nyo ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, hindi yung sa iba na naninira din ng simbahang Katoliko. Kaya mali ang referensya. Next question. Next question. Okay, next question. Dito sa aklat Katolika, sa Doctrina Christiana, pahina 33. Puli ni Jesucristo. Tanong, yun bang paniniwala ng bawat Iglesia Katolika na ang Pope puli ni Jesucristo? Inyo ba yung sangayunan o hindi? Kaya nga, official na title namin, Vicarius Felidi. Vicarius Felidi, Vicar of Christ. Sa kaniyang pagkahalili sa tropa, San Juan Kapitulo 21, versikulo 17. Yon ang kahulugan at mali ang kahulugan at interpretasyon ng SDE na sa pagka-Diyos. Mali. Time. Okay, follow up. Yung pagsabi, puli ni Jesucristo, yun ba sa English, vicar? Tama, hindi? O sa English, vicar. Pero hindi sa pagka-Diyos, kundi sa pangangasiwa ng kaniyang kawan, Juan Kapitulo 21, versikulo 17. Juan Kapitulo 10, versikulo 15, si Kristo ang nangangasiwa at ang pangangasiwa na yan, ibinigay niya ni San Pedro, feed my sheep. Kaya hindi sa pagka-Diyos. Kung pagka-Diyos ang interpretasyon, diferensya. Next question. Okay, follow up. Sabi mo yung puli sa English, vicar. At sabi mo kanina, hindi Vicarius Felidi, kundi Vicarius Christi. Tanong, anong sinabi ito, Holy Jesus Christ,
Yung bang Hesukristo na nakagay, sangayon ka ba na yan ang Son of God o anak sa Diyos? Tama o hindi? Okay. Ito ang sagot. Wala sa aklat na binasa na ang Vicarius Felidae ang ibig sabihin Vicarius Felidae, Son of God. Wala dyan sa aklat. Pinipilipit mo lang. Vicarius Christi, Vicar of Christ. Totoo na si Kristo'y anak ng Diyos. Yes, objection? Yes, ang aking objection, moderator, is categorical ito eh. Yung bang Hesukristo, puli ni Hesukristo. Ang tanong ko, yung bang Hesukristo doon, sang-ayon ba siya sa Biblia na siya yung tinatawag na anak ng Diyos o Son of God? Sang-ayon ba siya o hindi? Okay, Brother Wendell. Counter objection. Counter objection, go ahead. Sinagot ko na yan, moderator, na hindi ako sang-ayon, pinipilipit niya ang nakasulat sa aklat. Okay, moderator, it's time, bro. Pinapaano ko lang, bro, paulit ko lang yung sagot kasi one more second to complete your 1 minute, 20 seconds kasi kanina. Baka hindi lang niya nakuha yung categorical mo, no? So another 20 seconds, brother Wendell. Okay, ito ang aking sagot. Hindi ako sang-ayon sa kanyang tanong dahil pinipilipit niya ang nakasulat sa aklat. Okay, follow-up. Okay, next question. Yung bang Hesukristo, sang-ayon ka ba na anak sa Diyos ayon sa John 3:16 yan? Wala tayong problema na anak sa Diyos. Ang problema natin, yung pinatunayan mo na ang Papa, ang Katuparan 666, hindi mo nga matindigan ang Juan Revelation 13:17. Iniwasan mo nga dahil hindi mo matindigan. Next question. Okay, follow up. Dahil sang-ayon ka na ang Hesukristo pala sa Biblia, anak sa Diyos o Son of God. Nang sinabi dito, Santo Papa sa Roma is ni Hesukristo. Mali ba pagtawagin Vicarius Felidae or Vicar of the Son of God? Mali ba o hindi? Mali dahil pinipilipit mo ang nakasulat yan sa Latin. Kung sa Latin yan, Vicarius Christi. Vicarius Christi, Vicar of Christ na ang ibig sabihin ay kahalili sa kawan o simbahan ni Kristo, hindi sa pagka-Diyos. Kayo lang ang nagka-problema niyan dahil pinilipit niyo. Next question. Okay, sabi mo, Brad Wendell, hindi ka, sabi mo, sang-ayon ka na ang Hesukristo sa Biblia, Son of God o anak sa Diyos. At ang aking tanong ngayon, nang sinabi dito, Santo Papa sa Roma, ilis ni Hesukristo. Sino yung tinutukoy na vicar o puli? Yun ba ang Son of God na si Kristo o hindi? Sagot. Ito ang sagot. Ang vicar, ang Papa, ang vicar ng ating Panginoong Hesukristo sa paghalili sa simbahan, hindi sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Kaya, ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 10:16, sino man ang hindi tumanggap sa akin, ang hindi tumanggap sa inyo, hindi tumanggap sa akin. Yun po. Next question. Okay. Next question. Sabi dito kasi, Santo Papa sa Roma, nga ilis ni Hesukristo, sabi mo, mali yan. Mali ang Vicarius Felidae. Eh, sabi mo, Vicarius Christi. Ang tanong ito, nang sinabi dito, ilis ni Hesukristo, sang-ayon ka ba na ang Santo Papa ng Iglesia Katolika ay Vicar Vicarius Christi o sa ibang referensya Vicarius Felidae, ibig sabihin Son of God, yung Kristo, Son of God, sang-ayon ka ba o hindi? Ito ang sagot. Hindi ako sang-ayon dahil ang Vicarius Felidae ay hindi titulo. Inyo lang yung gawa-gawa. Vicarius Christi, yun ang official na titulo. Vicarius Christi. O pang ipahiwatig, siya ay kahalili sa kawan na iglesia, hindi sa pagka-Diyos. Time? Yun po. Next question. Time na. Okay, so wala na pala tayong oras, no?
So, maraming salamat kapatid na Wendell Talibong sa iyong mainit na mga sagot, sa mainit na katanungan ni Brother Wendell ng Brother Warren Viserel, no, ng Seventh Day Adventist. Okay, so shout out muna tayo dito sa ating YouTube channel, no? Kana Brother Alwin Solomon, Arabella Labor, Charlotte Jane Sipe, Archie Muncada, Chinimay Pulido Yana, Cherry Rose Diso, CJ Francisco, Seke Humauas, Ella Sumalinog, Jemar Celestino, Glendon Albarracin, Hazel Olivier, Hazel J. Reponte, Ivan Salazar, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Okay, so punta tayo sa ating rebuttal time na tayo mga kapatid. So ang bilis ng oras. Kapatid na Warren, ready ka na sa iyong 10 minutes na rebuttal? Lasta na itong rito, lasta na ito. May cross-examination pa bro, no? Okay. Okay, ready na bro? Okay, Brother. Okay, dahil ready ka na, pakinggan natin ang ating kapatid sa kanyang second stand. Kapatid na Warren Viserel ng Seventh Day Adventist Church. Go ahead, kapatid. Okay, maraming salamat abutihin ng moderator at sa ating kaibigan si Brad Wendell Talibong. Aking ulitin yung ating paksa ngayon. Pope o ang Papa, ang katuparan sa Revelation 13:18 o hula na yung Pope ang katuparan sa size o 666 ayon sa nakasulat sa Revelation 13:18. Alam ni Brad Wendell Talibong na itong Biblia na binasa ko, Biblia ang Katoliko ito eh. Magandang malita Biblia. Bakit naniwala pa siya ni Brad ni Evangelist Dixon na itong Biblia na ginamit ko, Biblia ang Katoliko, at ang sabi dito sa pahayag 13:18, kailangan dito ang talino, maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang nakatumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay size. Pangalan ng isang lalaki. Nang tinanong ko siya, sangayon ka ba, Brad Wendell, na ang halimaw o yung bilang na size, pangalan ng isang lalaki, hindi babae, ayon sa Biblia? Sabi niya, sangayon siya. Pero sinangayonan daw umanon din niya si Brad Dixon na general umano. Kaya yung follow-up ko, sino yung pinaniwalaan mo? Si Dixon? Na sabi ni Brad Wendell sa kanyang nakita na video na umano ay maaari din umanong babae? O itong Bibliang Katoliko, pangalan ng isang lalaki? Aba, para yatang as kinig mo ni Brad Dixon, para yatang gusto mo nang paniwalaan lahat ang sinabi ni Brad Dixon. Baka yan, baka sa ibang araw magiging Adventist ka na, Brad Wendell Talibong, dahil sabi mo paniwalaan mo si Brad Dixon. Ha? Papatuloy mo yan, Brad Wendell, sa pakikinig ni Brad Dixon. Kaya nga ang tanong ko, sa Biblia ang Katoliko, pangalan ng isang lalaki. Hindi sinabi dito na babae. Ang nakalagay, lalaki. Lalaki. Ngayon, tungkol naman sa kanilang aklat na Doktrina Kristiyana, inuulit ko mga kapatid, talagang halos lahat ng oras na ubos dahil inuulit ko yung aking tanong. Dahil malaga yung aking punto doon eh. Sabi niya, hindi vicarious pilidi. Sabi niya, vicarious Christi. Fully
ni Kristo. Sabi ni Brother Wendell. At nakalagay din yan sa Aklat Katolika, 533. Kamu na, kayo nakinig ngayon sa live streaming. Nang sabito ng Aklat Katolika, nawaan ninyo na ang Pope na nasa Roma, Poli ni Hesus Kristo dinhi sa yuta. Dapat maintindihan niyo yan. Dapat mayroon kayong pag-aaral yan. Yung Kristo pala, ha, sa Biblia, na anak sa Diyos, o Son of God, gipulihan, or pinalitan ng Pope, Vicar, Poli sa Bisaya, ayon dito, Poli. Dapat maintindihan yan sa lahat ng mga Katolika. Kaya sa Biblia, mga kapatid, wala akong nabasa. Either sa mga apostoles na kanilang inangkin at kinalitan, wala akong nabasa. Dahil alam natin na kapag gagawin yan, blasphemy yan. Bakit mo palitan yung Kristo? Aking ulitin, mga kapatid, hindi ito pagtuliksa. Ha? Dahil sabi nila, yan ay tuliksa ng Katolika. Dapat mag-aral ang bawat isa, mga kapatid, dahil bawat isa nakasalalay ang ating kaligtasan dito. Unsay Santa Iglesia Katolika? Sagot, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban. Ayon dito, nga binunyagan, nga tanan, nga miila sa Santo Papa sa Roma, nga ilis ni Hesus Kristo dinhi sa yuta. Saan sa Biblia na pwede palitan si Hesus Kristo? Wala nakalagay sa Biblia. Pero inangkin yan. Sabi ni Brother Wendell, nakalagay sa tiara Vicarius Christi. Talagang inangkin talaga eh. Si Brother Wendell na ang nagsabi niyan. At pinakita niya sa naturang video na ang nakalagay umano Vicarius Christi. At sabi dito sa aklat, ilis ni Hesus Kristo dinhi sa yuta. Ibig sabihin, yung Hesus Kristo ng Iglesia Katolika ay nasa Roma ngayon. Poli, Vicar. Ngayon, tama ba yan? Hindi tama yan. Dahil yung Hesus Kristo na nakalagay sa Biblia, ha, Diyos yun eh. Kapag aangkinin mo yan, kapag palitan mo siya, tanong ko, ha? Matutuwa kaya ang Diyos kapag palitan ng tao, yung kaniyang pagka-Hesus Kristo, Vicarius Christi, o Poli ni Hesus Kristo, din sa yuta? Bisaya talaga yan at dapat talaga maintindihan yan. Kaya sabi ni Pablo sa Tesalonica, kapag mayroong gagawa, ha? Kapag mayroong mag-aangkin, ano ang sabi ni Pablo sa Tesalonica? Ito ay hula din eh. Sabi ni Pablo, huwag kayong mataranta dahil hindi mo na darating ang pagbalik ng Panginoong Hesukristo kapag hindi ito mangyari. Sabi ni Pablo, 2 Thessalonica chapter 2 verse 3, sa anumang paraan huwag kayong padadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinamba ng tao at ipinalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Ano ang gagawin? Itataas niya ang kanyang sarili. Nang pinakita ni Brad Talibong yung video na nakalagay sa tiara Vicarius Christi, korona sa Pope, hindi ba yan pagtataas sa kanyang sarili? Saan sa mga apostoles na tinabasa na sabi nila, ako yung Poli ni Kristo? Litra po litra, wala akong mabasa. Binasa niya, feed my sheep. Hindi naman nakalagay doon,
at hindi naman inaangkin ng mga apostol. Pero nang dumating ang Iglesia Katolika, yung kanilang mga pok inangkin talaga at pinakita pa ni Brother Talibo yung kuruna ng pope na kalagay Vicarius Christi. At sabi sa Iglesia Katolika, Pule ni Jesu Cristo Dinis Yuta. Di ba pagtataas? Ha? Di ba yan ang binanggit ni Paul dito? Pula ni Pablo? Mga kapatid, hindi ito pagtuliksa. Yung aking pahayag ngayon, pag-aaral natin ngayon, nag-aaral tayo upang ating malaman kung ano yung katotohanan. Sabi ni Pablo kasi, si Pablo ang sabi dito, hindi ako. Sabi niya, yung man of sin, ha? Sabi niya, dito, itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon, at ipapahayag na siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Nang sinabi ng Katolika, puli ni Jesu Cristo, at pinakita para ni Brad Wendell yung corona, yung tiara, Vicarius Christi. Puli ni Jesu Cristo. Saan nakalagay diyan sa mga apostoles sa Biblia? Wala. Pero sa Katolika, talagang natupad yung Revelation 13:18. Okay, time na. Okay, so maraming salamat timer, Brother Jando, at maraming salamat sa iyong second stand, kapatid, na Warren ng Seventh-day Adventist Church. Bago ko ibigay ang 10 minutes na cross-examination ni Brother Wendell, shout out muna sa ating mga kapatid nga laging sumubaybay sa ating programa. Sila Ivan Salazar, James, Haika Sumalinog, Jerry Yako, John Patrice Erebuegas Barwis, Jubilin Austria, Justin Jane Avilino Flores, Kate Aguilar, Kisha Amir, Ken McNoel Katubag, Leo Dayanan Skylan, Lori Jane Hurabia, Melwi Jane Camilo, Mike Darwin Amoto, Sinaida Celestino, Vince Sampan Biranda, Trixie Lanyuhan Estrera, Stephen Tormes at Stella Jonah. Maraming salamat mga kapatid. So ngayon proceed tayo sa ating 10 minutes na cross-examination. Kapatid na Wendell from the Catholic Faith Defender, Team Maria, ready na po? Yes, moderator, ready na po. Dahil ready ka na, go ahead, Brother Wendell. Okay. Unang tanong. Sinabi mo kanina ang tungkol sa Vicarius Afelide at may total na ito'y 666. Tanong, saan mabasa na yung letter U ay katumbas niya letter V? Ito ang aking sagot, Brother Wendell. Atin yang mabasa sa Google, what is U in Roman numerals? The Romans means V. So yung U pala sa Roman numerals, V. Yan ang aking sagot, Brother Wendell. Pwede mo bang ipakita ngayon na ang katumbas sa U'y V? Okay. Aking picturean, Brother Wendell, yung dahil hindi ko alam yung paano mag-share. So, kahit kayong nandyan ngayon, kung mag-google kayo. Sige, palitan. Sige, palitan. Sunod na tanong. Saan mabasa na aklat ng Simbahang Katoliko na ang official na title Vicarius Felini? Okay. Wala sa aklat Katolika, pero ang tema natin, referensya din. Kaya ginamit ko itong hindi aklat Adventista, referensya, na nakalagay Vicarius Felini. Yan ang aking sagot, Brother Wendell. Next so, question. Sang-ayon ka na wala sa Katolikong aklat kundi ang pinagbatayan mo ay ibang aklat. Ito ang aking sagot. Sang-ayon man ako hindi, Brad Wendell. Pero yung ating paksa referensya din eh. Kaya ginamit ko itong referensya kahit hindi Katolika, pero ang paksa referensya ay nakalagay dito, Vicarius Felidi.
Yan ang sagot. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, Vicarius Filii Dei talaga ang opisyal na title ng Papa. Maliban sa referensya na ginamit mo, may mabasa ka ba na official title galing mismo sa official na aklat ng Simbahang Katoliko? Okay, ito ang sagot. Akin na yung sinagot, Bro Wendell. Sa aklat Katolika, hindi doon nakalagay Vicarius Filii Dei. Pero sa ating paksa ngayon, referensya din natin basihan. At sa referensya na ginamit ko, dahil yan ating paksa, nakalagay dito Vicarius Filii Dei. Next question. Yeah, okay, dahil sinabi mo, hindi talaga nakalagay sa aklat Katoliko Vicarius Filii Dei, sa referensya mo lang. Tanong, saan galing sa referensya mo kinuha ang Vicarius Filii Dei kung wala yan sa Katolikong aklat? Ito ang aking sagot. Ginamit ko itong referensya dahil yan ang ating basihan, Biblia at referensya. At itong referensya na ito, kanilang ipinilawanan kung ano yung Papa sa Latin. Go ahead. Objection. Ito ang categorical question dahil malinaw ang kaniyang sagot kanina na wala talaga sa official na aklat ng Katoliko. Nasa binasa lang niyang aklat. Kaya ang tanong ko, saan kinuha ng aklat na yan ang Vicarius Filii Dei dahil wala sa original na aklat Katoliko? Okay, kapatid na Warren, nakuha mo yung tanong, kapatid na Warren. Saan kinuha? Yes, Moderator. Ang sa aklat na yan. Okay, meron ka pang naiwan na 18 seconds, kapatid na Warren, sa iyong 20 seconds. Go ahead. Okay, ito ang sagit. Ito yung paniniwala sa may akda nitong referensya. Na ang kanilang paniniwala, Hidden Church, Hidden okay, was the Pope from the Latin Papa, being Father, the Vicarius Filii Dei. Yan ang kanilang paniniwala. Okay, batay sa kanilang paniniwala. Kung gayon, kung ipakita ko sa inyo na may aklat din na nakasulat dito na ang paniniwala sa author, si Ellen Goldwhite ay 666, sangayon ka? Ang sagot ko, hindi. Hindi ako sangayon, Brother Wendell, dahil ang Biblia, nagnamit ko, Biblia ang Katoliko, pangalan ng isang lalaki, hindi babae. Biblia ninyo ito eh. Dapat alam mo to. Okay. Balikan ko ang tanong, moderator. Dahil sabi niya kanina, pinaniwalaan niya ang pahayag ng author. Kung mabasa ko sa isang aklat na naman na ang author na niniwala si Ellen Goldwhite, sangayon ka o hindi? Hindi ako sangayon na si Ellen Goldwhite dahil ang katuparan sa hula, pangalan ng isang lalaki. Biblia niya ito, Bible, Catholic version ito, pangalan ng isang lalaki. Kaya hindi ako sangayon si Kang Ellen G. White kung mayroong mga aklat na magsabi dyan. Next question. Sangayon ka na ang halimaw ay bulaang propeta? Ito ang sagot. Moderator, rejection muna, moderator, dahil doon ang yes. Propeta eh. Hindi yun ating paksa ngayon. Ang paksa, okay. Halimaw, counter objection, moderator. Hindi propeta. Okay, go counter objection, kapatid Dawindel. Related na ang tanong moderator dahil ang halimaw. Kung ang halimaw na yan ay bulaang propeta, eh kanina pa niyang ginagamit yung sulat ni San Pablo sa Tesalonica. Okay, moderator's time. Kapatid na Warren, huwag nating kalimutan na si Wendell ay isang negative for tonight. So negative question yun, kapatid na Warren. Kailangan mong sagutin kasi may pinupunto siya doon na sa pag-iba sa iyong stand. So negative question yun, kapatid na Warren, hindi iyon positive question. Negative po iyon. So 20 seconds, kapatid na Warren. Okay. Ang ating sagot, moderator, ito. Yung halimaw, mapropita man yan o hindi, pero yung paksa natin kasi, wala nakalagay propita. Ha? Pope, yung size, yung ulan na katuparan sa repetition, yan ang paksa ngayon. Kaya sana maintindihan ang ating okay, time. Next question. Sandali muna.
nawala ang aking signal. Sandali muna. Okay, time pause, kapatid Dejando. Kapatid Dejando? Yes, time pause na. Time pause na. Okay, so naka-time pause tayo sa 4 minutes and 41 seconds. Habang inihintay natin si kapatid De Wendell, tumingog ka lang kapatid De Wendell kapag ikaw ay handa na. Tumingog ka lang. Tumingog ka lang. Ipapaalam ko lamang na nanonood ngayon sa atin sa Facebook is umaabot ng 253 at sa atin sa YouTube ay 383. Yan, shout okay, out. So... shout out din kay ano kay Joe Barangan na lagi nanonood sa ating programa. At saka si Sister Ami Epifanio ng Adunang, no? Laging tumatangkilik at saka nagre-review sa bawat episode dito sa Punto por Punto. Pwede nyo ma-download to. Pwede nyo ma-replay, ma-download doon sa mga hindi nakahabol. Pwede nyo ma-download. Yes. Especially yung, ano, yung kapatid dyan, no? Yung mga nagsaliksik at saka nag-aaral ng doktrinang Katoliko para meron kayong mga references, no? Meron kayong talagang talakayan ba? So please download all the videos from Punto por Punto. Libre po yan. No, libre po yan. Dindel, okay ka na ba, Dindel? Wala pa. Nag-sit up ko, Brajando. Nawala at ng simbahang Katoliko. Yes. Magaling mag-research. Okay, so nawala pala si... So shout out muna tayo kay Shaira. Okay, Shaira Sugahid. Rotsi Naol. Rosa Yana Kabasan, Roxay Huna, Romanji Ham, Rolando Esteban, Renz Pancho, Mike Darwin Amoto, Milwi Jane Camilo, Lori Jane Hurabia. So maayong gabi kaninyong tanan. So dito tayo sa batiin natin ang mga kapatid natin dito sa Facebook. Si Rayleigh Cadilinha, NJ Tumang, magandang gabi ma'am. Si Shipot LC, Segra Mick, JP, listening from Ifugao. Uy, ang layo natin. Thanks for sharing. Okay, Harry Quinn. Nawala si Bro Wendell. Andyan na. Bro Wendell? Wala pa. Nag-sit up ako. Wala pa pala. Akala ko ikaw, picture lang pala itong dito sa display ko. Okay. Lancelot Nicholas. Okay. Galing yan kay Cesar Dison. Okay. Archie GJ. Stay healthy, Bro Wendell. Okay, so hindi ko na lang babasahin yung kasunod. Anthony Bundok, Mr. Ayay. Okay, shout out pala sa lahat ng taga-Island Garden City of Samal na nanonood ngayon sa Punto por Punto. Okay? Okay, sino pa to? Yori C. Okay, si Kibuloy makatulong. Okay, Garmel Yusan. Okay, maraming salamat. Okay. So, yes, na. Meron pa akong sasabihin. Yes, go ahead. Si-share ko lang muna. Kita na po. Yes, nakikita. Ano yan? Mga okay, kapuntos. Naririnig din po ba? Sandali lang. Naririnig po ba yung sa YouTube para klaro? Ano mo lang, pag humampas yung microphone mo, te, ano ibig sabihin, naririnig ka sa YouTube. Okay. Okay. So, ano to? Ano yung desktop? Ipatayin ko? Wag. Okay. Pag tapos ka mo salita, bilhin mo patayin yung mic doon sa OBS. Pero para hindi ka marinig sa live. Pero kung sasalita ka, i-on mo lang para marinig ka. Okay. Mga kapuntos, tulungan natin ang kapatid natin na si FD. Ang ating kapatid na si FD na si Bro Edwin Dapitilla ay nabiktima ng bagyong Odette. Habang nag-rescue siya sa kanyang mga kapitbahay, nabagsakan siya ng puno ng sampalok at tumama ang likod niya sa bato. Na-paralyze ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya makalakal at hirap magbawas ng dumi at umihi. Siya ay nagmamaneho ng tricycle at ngayon lubhang matindi ang kanilang pangailangan
para sa kanyang operasyon Seymour. Operasyon na mahigit sa 150,000. Humihingi siya ng tulong sa sinumang may malambot na puso na handang umalalay sa kanya sa sitwasyon na ito. Ang gusto pong tumulong ay mangyari pong magpadala sa GCash ng CFD Treasurer ng CFD Tagbilaran Chapter na si Bro Tony Mulieta. GCash number 0906-556-8546. Ito po yung in-announce ni Father Darwin last January 2nd. Ipinaparating po ni Father Darwin na ang punto for punto supporter ay nakapagtulong sa kanya ng abot ng 90,000 at siya po yung nagpapasalamat ng lubos. Okay, Brother Wendell, andiyan ka na? Ready na? Okay na, Brother Roland. Okay, so tuloy ang bakbakan. Okay, so time post tayo, Brother Wendell, 4 minutes and 41 seconds. Nais mo bang ulitin, ipaulit ang sagot ni Brother Wendell, ni Brother Warren? Okay. Sunod na tanong. Okay, next question, go ahead. Okay. Dahil sang-ayon ka na ang halimaw ay bulaang propeta, sang-ayon ka ba sa aklat ninyong Seventh-day Adventist na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta? Objection, Moderator. Yes, objection. Go ahead. Para yata naligaw na si Bill Wendell, ang ating paksa ngayon hindi tumutukoy ni Ellen G. White o sa propeta. Ang paksa natin ngayon tungkol lang sa Pope sa Revelation 13:18 na ang katuparan sa say. Sana po maintindihan ng ating... Objection, Moderator. Yes, objection. Go ahead. Sandali muna. Sandali muna. Okay. Sandali. Okay, time post muna tayo, Brother Jando. Out pa lang sa ating kapatid from Texas, USA, no? Kay Brother Jason Carl Buot. Ingat ka dyan, kapatid, no? Malamig ang panahon dyan. Okay na. Okay, andyan na pala. Okay, so, Bro Wendell, ano yung objection natin? Related pa rin dahil bulaan ang halimaw at dinudugtong natin si Ellen Goldwhite kanina. Nauna nating tinalakay yan. Okay. Bro Wendell, i-reconstruct na lang natin yung tanong mo, Brother Wendell, kasi hindi niya tatanggapin kasi parang sa kanya isa wala na sa tema, no? But anyway, Brother Wendell, paki-reconstruct na lang na makonnect natin dyan sa tanong mo. Time post lang tayo. Okay. Palitan. Tinahod, Moderator. Saang Bible scholar at sinong Bible scholar na nagsabi na ang Revelation chapter 13 verse 18 ay ito'y tumutukoy sa Papa? Sagot. Hindi ko pa napag-aralan ang lahat ng Bible scholar, pero nang ang paksa natin ngayon, Biblia at referensya, dito sa referensya nakalagay by Caris Felidi na kung ating i-compute ito, ay size ang katuparan ng book ng Roman Catholic Church. Next question. Ulitin ko. Sinabi ng mga Bible scholars kanina na tinalakay ko na ang katuparan ay si Cesar Nero. Kaya sabi mo, Papa, pwede ba na magbigay ka ng isa lang na Bible scholar na nagsabi Papa ang katuparan? Okay, ang sagot. Hindi ko pa lahat napag-aralan ang lahat ng mga Bible scholar, pero yung ating paksa kasi Biblia at referensya. Objection, Moderator. Yes, objection, go ahead. Oh, inilatag ko kanina ang pahayag ng Bible scholar na ang Revelation chapter 13 verse 18 ay tumutukoy kay Cesar Nero. Ang tanong ko, kategorikal, sino ni isa lang na Bible scholar nagsabi Revelation 13:18, Papa sa Roma? Okay, Moderator's time. Kapatid na Warren, ang sagot mo ay hindi mo pa napag-aralan lahat ang mga yes. Bible scholar. Ibig sabihin ba yan, wala kang maibigay kahit isang Bible scholar?
Okay, so Tritor. Sa ngayon, hindi ko pa maibigay dahil na hindi ko pa lahat. Maraming may book scholar eh. Okay, pero continue, tama lang ang reference. Ang reference siya nagsabi. Bro, Warren, continue ha. Continue pagsasalita kasi naka-time pause tayo 8 seconds. Go ahead, bro. Go ahead. Yes. Kaya nga, dahil maraming may book scholar, hindi ko pa maibigay dahil marami. Kaya, nag-aral pa tayo. Pero itong referensya, tama na ito na magsabi na ang Pope Vicaris Pilidi pag i-compute okay, size ang katuparan. Okay. Next question. Sabi mo, batay sa naturang referensya, pag i-compute 666. Anong pahina sa referensya na yan na nagsabi 666? Okay. Dito sa pahina 22, Brad Wendell, ang sinabi lang dito, ito. Heading this church leader was the Pope from the Latin Papa, meaning Father, the Vicaris Pilidi. Hindi nakalagay ditong 666. Pero yung pag-compute nito kasi... Okay, objection, go ahead. Sabi niya, batay sa referensyang dala niya, pag i-compute 666. Ngayon, sinabi niya, hindi. Ang tanong ko, saan napahina sa referensyang ginagamit niya na 666 talaga ang Papa? Okay, moderator Stan, sa pagkarinig ko, kapatid Wendell, page 22. No, page 22 sa yes, libro niya. Yes, pero walang nakasulat yan, moderator, na ang Papa ay 666. Meron pa siyang 5 seconds, bro. Meron pa siyang 5 seconds. Basta yung inahanap mo na pahina, ang sagot niya, page 22. Okay? Kapatid na Warren, tuloy ang sagot. Meron ka pang 6 seconds. Go ahead. Ang nakalagay dito, Vicarius Pilidi. Ang nakalagay sa Revelation 13:18, Quintahon. Sa Tagalog okay, pa, yung pagkwinta. Time. Next question, kapatid Dawindan. Sabi mo kanina, nabatay sa referensyang dala mo ang total 666. So sangayon kay ngayon na hindi pala mabasa sa referensyang dala mo na ang Papa 666. Hindi ako sangayon, Brad Wendell, dahil ang nakalagay dito, Vicaris Pilidi. Ang nakalagay sa Biblia, Quintahon. Ibig sabihin, tayo ang magkwinta sa Vicaris Pilidi. Yan ang... Yan. Sunod na tanong. Okay. Dahil hindi kasang-ayon na ang nakasulat sa naturang referensya ay Vicarius Filidi 666. So ngayon, sang-ayon ka, wala talaga sa dala mong referensya na ang Papa 666 batay sa hinawakan mo. Ang sagot ko ito. Sang-ayon ako na ang nakalagay dito Vicarius Filidi. Pero yung 666 na sinabi mo, sa Biblia, kwintaho na ito na yung ating pagkwinta dyan, pag-compute. Kaya pag-compute natin sa Vicarius Pilidi, is 666 ang nalabas. Yan ang sagot. Next okay, question. Sunod na tanong. Pagmabasa sa Biblia, sa referensya na the official title of the Pope is Vicarius Christi, not Vicarius Pilidi. Sang-ayon ka ba na may referensya ang nagsabing dyan? Sagot. Tama po yan. Kung mayroong ba ko... Yes, at tama po yan. Kung mayroong Vicarius Christi, mayroon ding Vicarius Pilidi. Hindi ba sa paksagan ng Biblia at referensya? Yan ang sagot ko. Okay. Dahil tama ang referensya ng Simbahang Katoliko na sabi, the official title of the Pope is Vicarius Christi, not Vicarius Pilidi. Sabi mo tama. So sangayon ka na ang dala mo ay hindi official title. Ito ang aking sagot. Sinangayunan ko na Vicarius Christi din ang kanyang titulo. Time. Okay, bro, ipa continue na lang natin yung last answer ni Brother Warren. Meron pa siyang 10 seconds. Meron pa siyang 10 seconds kapatid na Warren, continue. Okay, tingin mo dito. Sangayon ako sa Vicarius Christi dahil nakalagay sa aklat niyo yan. Pero sangayon din ako sa Vicarius Pilidi dahil nakalagay dito sa referensya. Maraming salamat mo dito. Yan ang sagot. Okay, maraming salamat kapatid na Warren sa iyong mga mainit na mga katanungan doon sa mga nagbukal-bukal ng pangutana galing kay Brother Wendell Talibong. Okay, so ilang attend another 10 minutes Brother Jando for second stand ni Brother Wendell, tama? Yes. Okay, dahil tama ako,
Brother Wendell Talibong from the Catholic Faith Defender, punto por punto Tay Maria. Meron kang 10 minuto para sa iyong second stand. Go ahead. Okay, maraming salamat moderator at sa ating kapatid. Sorry nang wala ako, bigla lang nag-off ang ating OBS ngayon. Buti na lang na bumalik tayo. So, patuloy tayo sa pagkakataong ito mga kapatid, no? Sa ating pagtalakay. At napansin ninyo, dahil sa mga Bible scholars, nilinaw na ang katuparan sa 666 ay si Caesar Nero, Caesar Neron. No? So napakalinaw po ang pahayag ng mga Bible scholars. Kaya nang tinanong ko siya kanina, meron ka bang mabasa na Bible scholar? Wala, wala pa umano. Ibig sabihin, self-interpretation ng Seventh-day Adventist. Ito, mga kapatid, sa Breaking the Code, balikan ko, Ross M. Mitchell, ito ang nakasulat sa pahina 77. The most probable candidate is the Emperor Nero. If we add the numerical values and the Hebrew spelling of the name Neron Caesar, we obtain 666. Yon. Napansin niyo ba mga kapatid ang ginamit niya kanina? Ngalan ng isang lalaki at yun ang argumento niya, hindi pwede babae. Kung sabi niya, ipinaniniwalaan mo si Dyson, kung pinaniniwalaan mo si Dyson, magiging Adventist na siguro si Brad Wendell. Ang tanong, kanina nga, sinabi ko, pinaniniwalaan mo ba si Dyson? Hindi, kandison lang yan. Eh, pareho kayong Adventist na. Bakit? Nagsusuwagan yung pahayag ninyo. Oh, paano ako magiging Adventista niyan? Ikaw ay Adventista, si Dyson ay Adventista, pero nagsusuwagan kayo. No? Nagsusuwagan. Sabi niya, lalaki lang. Lalaki. Isang lalaki. Hindi naman sinabing isang lalaki lang. Kaya malinaw ang sabi ni Dyson, mga kapatid, na ito'y general term. Pwede sa babae. Oh. So, napakalinaw mga kapatid sa naturang. At hiningian nga natin siya saan makita na ang tiara ay may nakasulat Vicarius Filii. Wala. Dahil inaamin na yan, kahit sa kanilang ministry magazine, dinagdagan lang ng mga Seventh-day Adventist ng artist nila na nakasulat Vicarius Filii. Ganon sila magdagdag, kaya di tayo magtaka kung paano nila dinagdagan iginiit na instead na ang mga Bible scholars, walang ni isang nagsuporta sa kaniyang Bible scholars. Pero ang dami ditong Bible scholars na nagsabi na ang tinutukoy dyan ay si Caesar Nero. Self-interpretation lang nila sa Santo Papa. Sabi niya, hindi pwede na magiging vicar. Dahil pag vicar, ibig sabihin, kahalili na siya ng Diyos. Pwede mo ba na sila ang magbigay ng interpretasyon sa aral na hindi nila naunawaan? Halimbawa, si Ellen Goldwhite, ang founder ng Seventh-day Adventist na naunang i-inaugnate na ito, di pa, ang Diyos ang nagtatag dapat ng iglesia? Kung si Ellen Goldwhite ay nagtatag, hindi. Pwede po ba, sang-ayon po ba siya, sasabihin natin na si Ellen Goldwhite ay nagiging Diyos na rin dahil nagtatag siya. At kung tingnan natin ang Biblia mga kapatid, may mabasa tayo na tiara para sa kaniyang mga pinili. No? Ito po mabasa Ezekiel Kapitulo 19 versikulo 12. Mabasa natin letra por letra ang tiara dahil ang kaharian ng Diyos, ang iglesia ayon sa Ezekiel 2:44 ay ang iglesia kaharian ng Diyos. At sa footnote, the
the kingdom of God, which is the Catholic Church, that cannot be destroyed. So ngayon, kahit pa paano pinipilipit niya ang talata sa Biblia, mga kapatid, wala tayong mabasa na ang Papa, kahit sa ginamit niyang referensya, nagiging diferensya lang. Una, pansinin ninyo, ha, sabi ni, nang tinanong ko siya kanina, meron bang official na aklat ng simbahang Katoliko na nagsabi na Vicarius Filii ang title ng Papa? Anong sagot niya? Wala. Nandito lang sa aking referensya. Dahil nandito sa yung nandoon sa referensyang dala mo at wala sa official aklat ng simbahang Katoliko, saan ba galing ang naturang Vicarius Filii kung wala sa official? Sabi niya, batay lang sa paniniwala ng author. E kung batay sa paniniwala ng author, meron tayong aklat na nagsasabi si Ellen Goldwhite, katuparan sa 666. Pwede po ba na batay sa paniniwala ng author? Yun din ang conclusion natin? Oh. So, kaya ang layo talaga. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit iniwasan niya, bakit iniwasan niya ang tanong ko tungkol sa Revelation chapter 13 verse 17. Hindi ka makapagbigay, hindi ka makapagbinta kung wala ka tatak sa halimaw. E sino bang katuparan niya na hindi pwedeng magbinta? E di po ba ang Seventh-day Adventist? Ito ang pahayag ng pastor ninyo. Oh, sandali, sandali. Baka hindi marinig. Muling iparinig ko, mga kapatid. Mag-share screen muna ako. Oh? Sino ang katuparan sa hindi ka magbinta, hindi ka makapagbili, kung hindi ka kaanib sa naturang iglesia? 5 minuto na lang, mag-alas 6 na. May tindahang malaki. Alas 5:56, 58, 59, nag-countdown pa. 10, 9, 5, 4, 3, 2, isarado! Kasi ilahila lang. Pasensya na po kayo, pasensya na po kayo. Wala na pong pwedeng ibinta pa. Kasi Sabado po, 7:20. No, oh, no. So, di pwede magbinta, di pwede magbili dahil Seventh-day Adventist po. Una, although sa mga Bible scholars, malinaw na ang tinutukoy sa Revelation chapter 13, verse 18, ay si Emperador Cesar Nero. Pero, kung sundan natin ang kanilang total gamit ang Latin, mga kapatid, nagkamali din dahil pangalan, at inaamin niya, hindi talaga official ang Vicarius Filii. Naalala niyo ba yon nang tinanong ko? Sa aklat Katoliko, sinabi, the official title of the Pope is Vicarius Christi, not Vicarius Filii. Sang-ayon ka ba niyan? Oo, sang-ayon siya. O di, ang ginamit niya ay hindi official na title ng Papa. At ang binasa niya ay malinaw. Ang binasa niya, pangalan ng tao, hindi title. Ellen, E0L50. Oh, kahit si Ellen, kung sundan natin, mga kapatid, ha? Si Ellen, ang kaniyang pangalan, 666, gamit ang Latin. Ah, kaya nga, tinanong ko, dahil ginamit niya yung bulaang propeta kanina, iniugnay natin si Ellen Goldwhite. Bakit? Nasa kanilang magasin kasi. Oh. Kung si Ellen Goldwhite, mga kapatid, ang kaniyang pangalan ay 666. Batay sa kanilang kwenta. Pangalan yun, ha? Pangalan yun. Tingnan natin. Ano ang nakasulat sa kanilang aklat na ang dakong away, Cebuano ito, na lalabas ang mga bulaang propeta, San Mateo 24:11, anong sabi nito? Isa na nito si Ellen White. Sino man ang bulaang propeta, isa na si Ellen White. So, malinaw na mali naman ang sinabi niya, Papa talaga ng simbahang Katoliko. Dahil
nagmamataas si ang Papa. E kailan po ba sinabi ng Papa na siya'y Diyos? Dahil po ba sinabi Vicarius? Yung sinabi Vicarius Christi. Time. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kapatid na Wendell sa yung 10 minutes na second stand. Kapatid na Warren, ready na po magtanong? Yes, moderator, ready na po. Dahil handa ka na, simulan na natin ang second cross-examination. Go ahead. Okay. Unang tanong ko, Brad Wendell. Yung ating paksa ngayon, ang ating basihan, Biblia referensya. Tama o mali? Ito ang sagot. Tama na may basihan tayo, Biblia referensya, ngunit mali ang interpretasyon sa Biblia, mali din ang interpretasyon at mali ang diferensya na ginagamit. Okay. Sabi mo tama, Biblia referensya. Yung bang referensya, referensya ng Katoliko lang or kahit anong libro basta referensya? Ito ang sagot, kapatid. Yung sabi mo na referensyang ginamit, kahit hindi yan Katoliko, inamin mo kanina na hindi yan ang opisyal na title ng Papa. Kaya diferensya. Okay, follow-up. Sabi mo, basihan natin Biblia referensya. Nang ginamit ko ito, referensya. Ang tanong ko, ito bang referensya na ating basihan? Exclusive lang ba sa Roman Catholic Church or maaari ding gagamit ng hindi aklat ng Katoliko? Tama o hindi? Okay, ito ang sagot. Sa title, sa topic na ating paksa ngayon, dapat gumamit ka ng official na title batay sa aklat ng Simbahan Katoliko. Hindi objection? Yung referensya na yan. Yes, objection? Yes, ang aking objection, moderator. Tama ba o mali na yung referensya na ating basihan, hindi lang aklat Katolika, kundi maaari din tayong gagamit ng hindi aklat Katolika. Tama ba o mali? Okay. Kapatid na Wendell, meron ka pang naiwang 8 seconds? Malinaw ang sagot. Mali na mali talaga dahil siya mismo ang nagpahayag na yung binasa niya hindi nakasulat sa official na aklat ng Simbahang Katoliko okay, na ang official na title, Vicarius Christi. Sabi mo, mali kapag ang gamitin referensya na hindi aklat Katolika. Ibig ba sabihin, Brad Wendell, na ang ating gamitin referensya exclusive lang sa aklat Katolika? Ito ang sagot. Kung ginamit mo ang official na title, huwag kang manguha doon sa kumakalagban ng Simbahang Katoliko. Manguha ka sa aklat ng Katoliko dahil yun ang official na turo. Yun po ang sagot. Next question. Follow up. So, ibig sabihin, yung ating paksa ngayon at ating basihan, Biblia at referensya, ibig sabihin pala, yung referensya, ang gagamitin lang, aklat Katolika. Tama ba o hindi? Okay. Mali din ang pahayag mo o tanong mo. Dahil, ang referensya na ginagamit mo, na unang sinabi mo kanina, hindi yon ang official na title. Ang official na title nasa aklat ng Simbahang Katoliko, Vicarius Christi and not Vicarius Felidi. Okay. Next question. Okay, follow up. Dahil sabi mo, sa aklat Katolika, referensya na ang title pala is Vicarius Christi. Itong aklat ito, hindi Katolika. Matatawag ba itong referensya? Tama o hindi? Ito ang sagot. Matawag na referensya ngunit diferensya. Bakit? Ikaw mismo ang nagsabi. Ang nakasulat yan, wala sa official ng Simbahang Katoliko. Ikaw ang nagsabi na ang nakasulat yan, walay mabasa na 666 ang Papa. Kaya diferensya, hindi mo natindigan. Diferensya talaga. Okay. Next question. Sabi mo, maaring referensya. Maaring referensya. Tanong, dahil maaari itong referensya, sang-ayon ka na yung aking paksa na patunayan ko na yung Pope ay katuparan sa Revelation 13 na 666 dahil yung Vicarius Felidi na nakalagay dito
kapag ating pintahon o i-compute, eh, magiging 666. Tama ba o hindi? Hindi tama. Dahil ikaw mismo ang nagsabi, wala sa hinawakan mong aklat na ang Papa ay Vicarius Filii na 666. Ikaw lang ang nagdagdag niyan. Kaya mali. Next question. Sabi mo sa akin na wala nakalagay. Aking basahin uli. Sangayon ka ba dito sa nakalagay kung ating basahin na yung Papa sa Latin ibig sabihin Vicarius Vicarius Filii. Sangayon ka ba na ito ang nakalagay sa referensya? Sabi mo, referensya. Sangayon ka o hindi? Ito ang sagot. Hindi ako sangayon sa binasa mo dahil ikaw mismo ang nagpahayag. Hindi yan ang official na title ng Papa. Kundi bunga lang sa paniniwala ng author. Follow-up. Next question. Sabi mo kanina, maaari itong referensya. Maaring tawaging referensya. Ngayon, sabi mo naman, hindi ka sangayon sa nakalagay dito. Tanong, ano yung alin yung katotohanan? Sabi mo, ito ay maaring referensya? O ngayon, sabi mo, hindi ka sangayon? Sagot. Ito ang sagot. Maaring referensya, ngunit nagiging diferensya sa paliwanag mo na hindi mo natindigan. Dahil ikaw mismo ang nagsabi, hindi yan official na title ng Papa, bunga lang yan sa author na paniniwala at walang nakasulat na ang Pope 666. Next question. Next question. Nang sinabi Vicarius Filii, ano ito sa Tagalog, Padwindel? Ito ang sagot. Hindi yan official title kahit paanoan sa Tagalog na kahalili ng anak sa Diyos. Hindi yan. Ikaw mismo nanggaling, kapatid, no? Nanggaling, mabuting tuwa-tuwa ka na kinoconfirm mo, hindi yan official ng Simbahang Katoliko. Sabi mo, kahalili ng anak ng Diyos. Tama ba o hindi? Itama kung yun ang translation na gamitin sa Vicarius Filii. Ngunit ikaw din ang nagsabi na the official title of the Pope is Vicarius Christi and not Vicarius Filii. Inamin mo yan kanina dahil bunga lang yan ng author. Di po ba? Okay, follow up. Sabi mo kahalili ng anak ng Diyos. Nang sabi mo Vicarius Christi, mali ba yung kahalili ng anak na Diyos nung salitang Vicarius Christi? Sagot. Sagot. Maling-mali, kapatid. Dahil ang Vicarius Christi, Vicar of Christ. Vicarius Filii, Vicar of the Son of God. At malinaw, inamin mo kanina, hindi yan title. Bunga lang yan sa paniniwala ng author. Next question. Sabi mo, mali. Yung Christi ba? Vicarius Christi. Yung Christi ba? Sangayon ka ba na anak ng Diyos yan? Tama o hindi? Ito ang sagot. Yung Christi, si Kristo, Diyos, both human and divine. Ngunit ang Vicarius Christi, kapatid, kahalili ni Kristo sa kanyang kawan, Juan 21:15, hindi sa pagka-Diyos. Mali ang unawa ninyo. Okay, follow up. Next question. Okay. Sabi mo, yung Christi, anak ng Diyos, sabi mo. Ibig sabihin, sangayon ka pala sa Vicarius Filii at Vicarius Christi, de sabi mo, yung Christi, anak ng Diyos. Tama o mali? Mali naman ang konklusyon mo dahil ikaw mismo ang nagsabi na yung Vicarius Filii, wala yan sa opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, pinaniniwalaan mo lang ang bunga sa paniniwala ng author. Kaya mali ang interpretasyon niyo para lang iugnay ang hindi mo natindigan na paksa. Next question. Next question. Okay. Yung Latina, Vicarius Filii. Pag ating ikwinta yung Bradwindel, sangayon ka ba na ang lalabas 666? Sangayon ka o hindi? Ito ang sagot. Hindi ako sang-ayon, kapatid. Bakit?
kung ating sundin ang kwenta, hindi aabot ng 666. Ikalawa, bakit hindi ako sangayon? Dahil hindi yan pangalan ng tao, kundi sabi mo official. At hindi yan ang official na title ng Papa, Vicarius Christi, hindi Vicarius Felidi. Next question. Brother Warren? Okay. Okay, sabi mo, ay hindi kasang-ayon sa Vicarius Felidi kapag ating ikwinta 666, sabi mo yan. Ang tanong ito, kung hindi kasang-ayon, ano yung pagkwinta sa Vicarius Felidi sa Roman numerals kung hindi kasang-ayon? Ano ang nalabas? Okay, salamat. Sunod na sagot ito. Ang lalabas ay 664. Ang lalabas kung sundin natin ang total na kwenta. Mali pinipilipit. Ngunit yung naturang Vicarius Felidi, hindi yan ang official na title. Hindi rin pangalan ng Papa na malinaw, malayo sa binasa mo. Next question. Time. Sayang. Okay, maraming salamat kapatid na Wendell Talibong from the Catholic Faith Defender sa iyong mga mainit na sagot doon sa nagbukal-bukal na pangutana ni Brother Warren. Brother Jando, wag muna mamaya pagkatapos ng final stand, merong magtanong na from kay Brother Wendell, no? From tawag dito Adventista del Septimedia El Todo El Mundo, no, na si Brother Ariel Amores na isang is the local something ganun, no. So magtanong siya kay Brother Wendell, Brother Jando. Okay, after ng conclusion. Okay. Okay, yung naka-raise hand na KTX 1057, okay? So ngayon punta tayo sa ating final stand, mga kapatid, sa ating ilang minutes tong conclusion, bro? 5 minutes, okay? So una ang magbigay ng conclusion ang ating negative tonight, ang ating kapatid from the Catholic Faith Defender, Team Maria Punto por Punto. Kapatid Dawindel, ready ka na sa iyong 5 minutes final stand? Yes, moderator. Go ahead, kapatid Dawindel. Okay, maraming salamat. Una mga kapatid, una natin pinakita na ang katuparan sa Revelation chapter 13 verse 18 ay si Emperador Cesar Nero. Yun ang dahilan kung talaga bang nakabatay ba ang kanilang interpretasyon doon mismo sa nakasulat sa Biblia o sarili lang nilang interpretasyon. Iniwasan niya ang sa tiara dahil alam nila na kung tingnan ang tiara, wala talagang nakasulat, mga kapatid, na Vicarius Felidi, no? Bakit walang nakasulat na Vicarius Felidi? Kanina na pakinggan ninyo si Dison, inaamin nila na dinagdagan lang nila ng Vicarius Felidi. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung kuruna ng Pope. At sa kuruna ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pauwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa kuruna ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Felidi para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. So, wala doon sa tiara. Nilagyan lang. Kaya di na tayo magsaka, mga kapatid, kung bakit na yon ang official na aral ng mga Seventh-day Adventist, mahilig silang maglagay talaga sa nakasulat sa tiara, no? Pero ano po ba ang nakasulat sa Revelation chapter 13 verse 18? Ito bang sabi ng Revelation 13 verse 18? Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Oh, so yun, isang tao ang bilang, no? Tao. At sa ibang nakasulat, pangalan.
At yung vicarious fili de inaamin naman ng ating kapatid, hindi yun ang official na title dahil bunga lang yan sa author, mga kapatid. Kaya yung sabi niya na hindi pwedeng ilalapat si Ellen Goldwhite, binuking siya kanina ni Pastor Jason Seventh-day Adventist, oh. Ang iba kasing Adventist na kailang kapturan. Mali, kasi sabi ng Revelation 13, this is the mark of a man. Ay, woman naman siya. Ang man na tinutukoy po doon, mga kapatid, sa Tagalog translation niya, tao. General po yun, ano? Tao. Oh, see? Napaka-general. Tao. Pero, ito, batay sa history, batay sa mga Bible scholars, napakalinaw. Iisa sila, nagkaisa sila na ang tinutukoy ay walang iba si Emperador Cesar Nero. Kaya ginagamit natin itong aklat ni Ellen Goldwhite na volume 7 kanina, Alpha and Omega, dahil ang halimaw ay nagsagawa ng, nagtaka lang tayo mga kapatid, iniiwasan niya. Nagsagawa ng persecution. Bakit? Alam nila to. Dahil sino po ba ang early Christians na pinipersecute ng halimaw? Malinaw, mga santo ng simbahang Katoliko na sa aklat nila at may picture pa ni Santa Cecilia. Sumalas ang ating kapatid dahil 70 Adventist sila, wala silang Santa Cecilia. Nasa aklat yan ni Ellen Goldwhite. At inulit-ulit nila na niya kanina na nawala na umano dahil bakit umabot ako kay Ellen Goldwhite. Eh di po ba sa kanyang first deliberation siya mismo ang nag-open yan? Anong open niya? Isang lalaki. Kaya kung isang lalaki, hindi pwede si Ellen Goldwhite babae. Yun ang dahilan na ipinakita natin ang pahayag ni Pastor Dizon na nagsusuwagan sila kay kapatid na Warren, hindi pwede babae. Pero kay kapatid na Dizon, sabi niya, yun ang argumento ng ibang Adventista. Pero yung tao na ginagamit dito ay general. Kaya kung susundin natin ang kanilang argumento, eh lilitaw na pati si Ellen Goldwhite, mga kapatid, ang pangalan niya gamit ang Latin na computation, lilitaw na si Ellen Goldwhite. Isa sa mga katuparan. Maraming salamat at hindi ang papa. Okay, maraming salamat kapatid na Wendell Talibong from the Catholic Faith Defender sa iyong 5 minutes final stand. Okay, punta tayo sa ating kapatid from the Seventh-day Adventist Church, isang defensor Adventista. Walang iba ang ating kapatid na si Brother Warren Becerril. Go ahead, kapatid na Warren. Maraming salamat na moderator at sa ating kaibigan na si Brad Wendell Talibong at sa lahat ng mga nasubaybay sa live streaming. Mga kapatid, alam natin yung vicarious felidi, ang meaning vicar of the Son of God. Kaya ang sagot ko kanina, hindi ako sangayon kung sa aklat Katolika ang kanilang official is vicarious Christi. Pero hindi lang yun ang kanilang title sa Pope. Marami pa. Representative of Christ. Hindi ba nakalagay dyan? Kaya nga sabi ko, sa aklat Katolika, hindi nila inamin na vicarius filii. Dahil nga, kapag inamin nila, nalabas na yun ang katuparan sa Revelation 13. Pero kahit hindi nila inamin at wala nakalagay sa kanilang aklat, pero yung vicarius Christi, puli ni Jesucristo. Kung ating uunawain, mga kapatid, imagkatulad lang yan eh. Vicarius Christi, puli ni Jesucristo. Vicarius Filii, puli sa anak sa Diyos. Yung Christi, yun ang anak ng Diyos. Imagkatulad lang yan sa meaning or kahulugan. Di ba? So, kahit hindi nakalagay sa kanilang aklat Katolika, ang vicarius filii, pero yung vicarius Christi, pag ating unawain yang puli ni Jesucristo or puli sa anak sa Diyos, dahil ang Kristo doon, anak ng Diyos. Ngayon, dito sa Aklat Katolika, the Catholic Church
has the answer. Isulat ni Dr. Eugene Ulrich sa pahina 129. Yung nakalagay dito, Rome is the revelation context of revelation. Yung Revelation 13 pala, ang context yan, sa Roma. Hindi sa Amerika. Sa Roma. Kapag sa Roma pala, yung context ay yung sa Aklat Katolika, eh sino yung nasa Roma? Pahina 33, Doktrina Kristiyana. Unsay Santa Iglesia Katolika? Sagot silang aklat, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binaniyagan na tanan. Nga miila sa Santo Papa sa Roma na ilis ni Jesucristo dinis yuta. Nang aklat Katolika sinabi yung context sa Revelation 13 sa Roma pala, eh sino yung nasa Roma? Ang Pope. Ano yung paniwala ng bawat Katolika sa Papa? Puli ni Jesucristo or Vicarius Christi sabi nila. Pero sa referensya, hindi ito aklat Adventista. Referensya ito. Yung paksa namin, Biblia at referensya. Kaya nagtaka nga ako eh. Sabi ko sa kanya, sang-ayon ka ba, Balwindel, na ang ating basihan, Biblia at referensya, sang-ayon siya. Nang binasa ko ito, hindi naman sa sang-ayon. At yung sabi niya, scholar, wala nakalagay doon. Na Nero lang. Nero not Pope. Wala nakalagay doon. Mga kapatid, ating unawain. Dahil yung sabi ni Pablo sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3, 4, 5. Ha? Yung sabi doon, ipataas niya ang kanyang sarili. Papasok sa templo ng Diyos at aangkin na siya ng at aangkin siya ang Diyos. Hindi ba yung pag-angkin ng Pope? Siya yung poli ni Jesucristo? Dini sa yuta? Hindi ba pag-angkin yan? Malinaw yan, mga kapatid. Maliwanag yan. Kaya hindi ito... Kaya yung ating paksa ngayon na patunayan ko, mga kapatid, sa awa ng Panginoong Diyos. Sana maintindihan niya ito at hindi ito pagtuligsa ng simbahang Katoliko. Ginamit ko ang aklat Katolika na ang context pala sa Revelation 13 sa Roma. At sino yung nasa Roma? Ang kanilang aklat, yung Papa nasa Roma. Ha? At ang sabi ni Pablo, magiging man of sin kapag ipataas ang kanyang sarili. Nung piniwalaan niya ng Katolika, puli ni Jesucristo at nakalagay sa tiara Vicarius Christi, pinakita nga ni Barwindel eh. Puli ni Jesucristo dinis yuta. Aba, yung Kristo pala sa Roman Church. Time. Maraming salamat. Time. Okay, maraming salamat kapatid na Warren Bicerel ng Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat din kapatid na Wendell Talibong. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa gabing ito. So, Brother Jando, at tatanggap tayo ng mga katanungan kasi okay. Merong tayong bisita no from Adventista del Septo Media El Todo Mundo. Yes, bro. Yung aming kasundo mo rito pagkatapos ng aming talakayan Brother Wendell, matatapos na so amari sana mag-out na ako dahil yung aking misis kasi nagagalit na kapag gabing-gabi na kasi moderator. Okay, valid, go ahead. Valid reason yan, bro. No, pag misis na magalit, valid reason. Brother Warren, maraming salamat, Brother Warren. Okay. Bro Warren, pasalamat na lang, Bro Warren, bago ka aalis. Pasalamat ka muna sa ating mga viewers, bro. Yes, maraming salamat una-una sa ating Panginoong Diyos at sa lahat ng bumuo ng punto por punto. Kang Brad Jando, nag-invite sa akin, napatunayan ko itong paksa. At kang Brad Wendell Talibong. At sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon, maraming salamat po. Sana po ay ang atilang dito, atilang pag-aralan kung ano ang katotohanan. At maraming salamat at magandang gabi. To God be the glory. Okay, maraming salamat kapatid na Warren. Brad Jando? Yes, saan dito bro? Ito si KTX 1057. 1057, yes. Okay, sige.
Bigyan natin ito makapagtanong. Ito ay bisita. Ito ay SDA. Brother KTX 1057. Ariel Amores. Ariel Amores. Please click mo yung unmute. Hello. Yes, hello. Okay, yeah. Good evening. So, magandang gabi po sa ating lahat at saka sa kay Brother Talibong, kay Sir Roland Pars, at sa iyo rin Brother Jando at sa lahat po na tagapakinig ngayon. Okay. Ilang tanong, Bro Jando, ang pwede itanong ni Brother Ariel Amores? Dwindel, ilang tanong gusto mo? Tre? Sige, bahala kayo. Bahala daw. Ariel Amores. Okay, maraming salamat. Magandang gabi sa iyo, Bro Windel. Brother Jando. Alas 10 na pala lagpas, no? Kahit mga limang tanong. Okay, limang tanong. Okay, so maraming salamat. Brother Windel, ito po ang una kong katanungan sa iyo. Dito po sa sinabi sa Revelation chapter 13, talatang 1 hanggang 18, dito po 18 mababasa po natin dito na ang kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 600 at 66, o 666. Ang tanong ko po rito, Brother Windel, dito po sa talatang Revelation 13, meron po dito tinutukoy na dalawang halimaw, no? Ang tanong ko po sa inyo, kanina sinabi niyo po na si Nero po ito ang tinutukoy po dito. Ang tanong ko po, sa dalawang halimaw, saan po rito si Emperador Nero? Okay, maraming maganda ang katanungan. Una, sa aklat na Breaking the Code, si Emperador Cesar Nero, ang ikalawang halimaw, ayon sa mga Bible scholars, mabasa natin na si Emperador Diocletian sa taong 303 Anno Domini. Emperador Diocletian. So mga pagan emperors. Pero kung ating sundin yung total ng mga Seventh-day Adventist, pwede din si Ellen Goldwhite, yung founder ng Seventh-day Adventist. Okay, maraming salamat po. Dito po sa verse 16, sinabi po rito, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalang niyon. Tanong ko po, sa panahon po ba ng persekusyon nila Emperador Nero at yung isa nga sinasabi niyo po na halimaw, tanong ko po, meron po ba tayong mababasa sa referensya na ipinagbabawal po nila ang pagbili at ang pagbibinta sa panahon kong yaon? Yes, pinagbabawal nila. Hindi ka makabili, hindi ka makapagbinta dahil hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan ng Romano. Nasa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. At yun ang dahilan kung bakit nila mariing pinipersecute ang simbahan. Kung ituloy natin pagbasa, ang page 121, ang nakasulat ay ganito. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the emperor as supreme God, would not accept the state as God. Yun ang nakasulat. At ito ang mabasa natin. Ang mga Catholic sa aklat ni Ellen Goldwhite, Alpha and Omega, volume 7, apo, sila'y nagtatago nang sila'y pinipersecute. During these times of persecution, the early Christians took refuge in the catacombs. Many martyrs found a final resting place. One of them, Saint Cecilia. Si Saint Cecilia, Katoliko ito. So, paano sila makapagbinta, makabili, na sila'y nagtatago dahil pinipersecute? Yun po. Okay, maraming salamat po, Bro Windel. Ano pong libro yung binatayan yun, yung sagot niyo yung tanong ko ngayon?
Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, at ang aklat ni Ellen Goldwhite, Alpha and Omega, volume 7. Okay, so maraming salamat po. Maraming salamat po. Dito po sa aklat ni Ellen Goldwhite sa Alpha and Omega, volume 7, page 28, dito nga po ay may nakalagay na S. Cecilia, dito pong nakahiga? O ito po ba ang tinutukoy nyo? Yes. O. So dito po sa binabasa nyo, mayroon po ba kayong nababasa dito na si Emperador Nero ang nag-persecute ng mga early Christian? Meron po ba dito o wala? Okay. Ito ang sagot. Kaya nga, ginamit ko ang Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, dahil inuugnay ko dito sa nakasulat. Brad Windel, ito po. Yes. Ito, ito, Brad Windel. Oh. Ah, sige, sige, sige. Basahin mo muna. Oh, sabi dito, yes, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Yan. Well, the persecutor na karugtong diyan si Emperor Cesar Nero. Si Emperor Cesar Nero. Malinaw na batay diyan si Emperor Cesar Nero, Catholic ang pinipersecute, at batay sa aklat ninyo ng Seventh-day Adventist, isa sa mga na-persecute si St. Cecilia. Katoliko po ito, hindi po ito Seventh-day Adventist, dahil sa panahong ito, wala pa nag-exist ang Seventh-day Adventist. Okay, maraming salamat po. Ah, Brajando, sino po ang sinong author niyang libro na yan binabasa mo, Brajando? Si O'Brien, ito o. Oh. Yan, si Cecilia o. Oh. Ayan o. Oh. Oo, si yan. Cecilia. Ayan. Sa aklat niya. Ang pumatay kay St. Cecilia ay si ano, makikita po ba natin sa internet, Abra Jando? Ewan ko bro, kasi sa libro talaga to bro. Sa libro. Ito, ang pumatay sa kanya ay si Marcus Aurelius. AD 161 to 180, the philosopher emperor also persecuted the Christians. Saints Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were put to death. Yan. So, pumatay kay Saint Cecilia ay si Marcus Aurelius, isa sa mga Roman emperors. Okay, so maraming salamat po. Dalawa na lang po ang katanungan ko, Brad Windel, kasi gabi na po at okay siguro po, kapatid. Okay po. Tungkol po doon sa Vicarius Filii at yung Vicarius di Christi. Yun po yung pinag-dilibatihan nyo kanina. Mm-mm. Doon kayo matagal. Tanong ko lang po, ano po ba ang Tagalog ng Vicarius di Christi? Ang Vicarius Christi, kahalili ni Kristo. Ang Vicarius Filii, kahalili ng anak ng Diyos. Ngunit, ang official title ng Papa Vicarius Christi, Vicar of Christ, ibig sabihin, ang Papa ay kahalili ni Kristo sa kaniyang kawan sa Iglesia, 21:15 ng San Juan, feed my sheep. Ito ba din nilo? Ayan o. Latin, like the most ancient languages, used letters to represent numbers. Vicarius Filii, when added, adds up to 666. But the number of the beast is the number of a man and not the title of an office. Besides, the title of the Pope is not Vicarius Filii, but Vicarius Christi or Vicar of Christ. Yes, yun ang title. Kaya pilit lang iniugnay ng mga, lalo na sa Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehova, na official talaga ang Vicarius Filii para ipalitaw na ang Papa ang tinutukoy sa Revelation 13:18. Mali. Dahil ang nakasulat, pangalan ng tao, hindi titulo ng tao. Okay, so Brajando, ano po yung ano pong aklat yun, yung ipinakita nyo? Unanswerable Answers ni Manuel Melonida. Ah, si Manuel Melonida ang author niyan. Oh, yes, Unanswerable Answers. Okay, maraming salamat po diyan sa kining iya diyan sa mga libro na pinakita niyo po, at tingnan ko po 'yan. Sana po ay makita ko 'yang libro na 'yan, at meron din po akong babasahin 'yan. So, 'yun lang po muna, Brother Wendell, Brother John Doe, Sir Pards, 'yun lang po muna.
At maraming salamat po sa inyong lahat at lalo-lalo na po sa ating Panginoon sa lahat po na tagapakinig ng programang ito punto por punto. Ah, bro Ariel Amores, baka meron kang gustong itindig na tema dito sa punto por punto. Pwede mong i-PM si Brother Jando or ako. Recommended ko, Bro Jando, recommended ko ito si Brother Ariel Amores kasi napakabait nito na Adventista ito. So, at saka respetado din ito. So, pwede siya dito sa atin, bro. Recommended ko ito na makipag-debate dito sa atin sa punto por punto.